Ya. Madam, kali akan. Ayo lah. Kalau begitu. Ayo magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Okay, so umaga po tayo lagi and I'm very honored na nakarating po ako ulit dito. Ulit no? Piling ko kasama ko the last time. Okay, yung aking beloved husband po yung kasama dito. And right now, I think this is leaders meeting. Tama po ba? Yes. So ibig sabihin kung nakaupo ka ngayon, isa kang leader. Sabi mo sa kapatid mo, isa akong leader. Isa katabi mo pala. Kapatid din, no? Katabi mo. Isa akong leader. Isa akong leader. So, yun po ang mga leader. Ibig sabihin, marami meron po kayong mga taong sumusunod sa inyo. Diba? So, leaders have followers. And ang kami po, siguro mamaya din magkukwento yung aking asawa, no? Pero ikukwento ko naman yung side ng story ko. At bakit kami napasok ng Itera Care? So, around a few years ago, may-ari po kami ng MLM company. Okay, so my husband is the president and CEO. At kung narinig nyo na po yung PHB, sino po nakasali ng PHB dito? Meron po kasi mga kasali daw noon. And natutuwa po ako para nag-reunion ngayon. So kung itatanong nyo, haba, meron na pala itong MLM company, eh bakit sumali pa dito? Yun po ang malaking katanungan. Kasi kung ang may-ari, sumasali pa, paano yung hindi may-ari? Anong nakita po namin ba't kami sumali dito? Tama? So kami po at naniniwala kami, ako personally, na pag meron kang isang networking company, lagi kang nakikilala sa isang power product. Tama? Yes. Yes or yes? Yes. Lahat po kasi nang wala kayong choice, yes talaga. Yes or yes? Sasagot tayo ha, kasi part of our training is enthusiasm. Yung speaker, nagiging magaling siya, hindi dahil magaling siya. Nagiging magaling siya dahil magaling ang audience. Kasi yung audience nagpapalakas ng speaker. So pag magaling po ang audience, lalong lalabas yung dapat sabihin ng speaker. Yes or yes? Okay, pag sabi mo yes or yes, yes! O, tapos kung kaya mo pumalakpak, palakpak din. Kasi ora de peligro. Di ba pagkakatapos kumain, ang sarap matulog? Kakakain ng kanin, tama? So, hindi ako masyadong nagganit para hindi ako antukin. So, that's part of the preparation of leadership. Yes? Hindi ko sinabi huwag kumain ng kanin, ha? Ako lang po yun, ako lang. Sa araw na to. So, konti lang kinain ko, half rice, one-fourth nun. May tinira pa ako, nahiya pa. So, in short, babalik ako sa kwento namin. Bakit po kami naging interesado dito? Okay, nung araw. So, last year yun, parang ang tagal-tagal na. We're only almost 7 months pa lang po kami sa negosyong to. Talakpakan niyo po yan. Bakit? Just 2 months, naging sapphire po kami mag-asawa. Wow! Okay, so when we started to understand ranking, December lang po yun. Pero nag-start kami, start is August 1. So technically, we are distributors July 31st. Gusto ko talaga ng July. Paborito ko po yung month ng July kasi yan po yung month na first time kong nasalang sa networking. Way back 1998. Okay, so kagagraduate ko lang po ng college. I graduated BS Medical Technology. Preparatory for medicine po yun. At napunta po ako sa pagbebenta ng food supplement. Okay, so doon po kami nagkakilala mag-asawa. Yee! At siya po ay superstar. Anong panahon na yon sa Forever Living Products? Sinong nakakaalam ng Forever Living? So lahat po ng mga company na yan, huwag kayong mag-alala dahil dito sa Itera Care, hindi mo kailangan siraan sila. Yes. Our culture is to lift up all companies. Yes or yes? Yes. But then, as a businessman, meron kang choices. Tama po? Yes. So kami po, noong time na yon, choice ko yon dahil nakalinya sa ano ko. And alam niyo po, ang nakita ko lang talaga, so syempre yung profession ko, ginapang ng nanay ko para makagraduate ako sa magandang eskwelahan, UST. Yeah. I have a pending employment sa UK, sa London. Pero pinagpalit ko po yun kasi nakita ko yung ganda ng network marketing. Yes.
Hindi ko alam bakit hindi makita ng mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko po, nag-ano na sila ng medical exam. Ako po ayoko na at bukod doon, wala na rin kaming pera na hindi ko alam kung kakayanin pa ng nanay ko na mag-medical school. Pero sa totoo lang, ang talagang takbo ng dugo ko pala is I'm a marketer. So, gusto ko maging doktor, pero mas gustong-gusto ko mag-market. Mag-usap ng tao. Bakit ganun? Bakit ako lang yung ganun? Lahat ng mga kinuha ko, ni-reject ako, iniiwan ako. Ano ba yan? Bakit ang dami-dami tao? Ako naman, ang sarap, ang dami-dami tao. So, ibig sabihin po, kung hindi mo nakikita yung dahilan kung bakit ka nandito sa industriyang ito, hindi ka magtatagal. Tama? Kasi po, simula ng 1998 na nag-join ako, bata pa ako noon. Half of my lifetime, 46 na po ako ngayon, hindi 26. Feeling 26 lagi, eh, no? So, kalahati ng buhay ko, dito na po ako lumaki sa networking. So, from that time na naintindihan ko that networking is about leverage. Ibig sabihin, magparami ka ng oras sa pamamagitan ng mas magagaling sa'yo. Yes, kung hindi ka magaling, kukuha ka ng mas magaling. Kaya nga po, yung kinuha kong first downline sa Itera ay mas magaling sa akin yung pong asawa ko. Yan. So, yan po, working smart. Okay, one thing that I want you to learn from my part now is number one, kung may susulat ka dyan, is work smart. Work smart. You can work hard, but work smart. But during that time, so forever, hindi po ako working smart. Working hard po ako. So maganda yung product, ang ginawa ko po sa mga bukid-bukid, demo ko ng demo. Hindi ako nagpapaliwanag ng Complan. Nagpapaliwanag ako ng Adobera, lahat-lahat. Yung pala, alam niyo po, 1 year and 8 months, na-achieve ko naman. Meron din doon kasing target, parang 3-star dito sa atin. Yes, doon po ang tawag manager. Nangyari po sa amin yon, sa akin, 1 year, 8 months, pero sa asawa ko, weeks lang naging manager siya. So magkaiba kami ng skills? Yes, kasi magkaiba kami ng background. I know most of us here, iba-iba po ng background tayo. Maaari na train ka, bilang sinabihan ka ng nanay mo, kasi iba yung sinasabi ng nanay ko sa akin, magtrabaho ka, ay mag-aral ka para ikaw ay magkaroon ng maganda trabaho. Never ko narinig sa nanay ko, okay, kasi single mom siya. So nanay ko na mag-aral ka para magka-negosyo ka. Sinasabi niya sa akin, makukuha ka ng mga companies. So ang na-mindset sa akin ay ano, kailangan ko mag-aral so companies will get me. Para kukunin nila yung talino ko, doon ako magtatrabaho sa kanila. Pero napunta po ako sa Forever Living, nabuksan yung isip ko na ang yung palang mindset ko na yon, nakatali ako sa panghabang buhay na pagkaalipin. So, yung pong pagkaalipin na yon ay hindi mo ma-express yung creativity mo. At the same time, alipin ka na sa ganitong klaseng income. Yun po yung minimin ko. Kasi bakit tayo magninegosyo? Nagninegosyo tayo dahil gusto natin magkaroon ng napakalaking potensyal na income. Tama? Sa maliit na kapital. Yes or yes? Yes! So, yun ang networking. Maliit na kapital, pero ang iyong kahahantungan, pwedeng milyon. I will give you a blank check. Ikaw ang magsulat kung ilan. Kaya lang, dapat alam mo kung paano siya gawin. Yes? So, ako po, through the years, because of that experience, marami po kami pinagdaan ng companies. Hindi po ako nag-focus doon. And the time that I really found my strength noong 2007, first time pong dumating sa buong mundo yung technology ng sanitary napkin na negative ion. Yes. Okay, kami po, for your information, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, kami po yung unang-unang nagpakilala noon. So because of that company, nagkaroon kami ng 40 countries na network. Wow. Yun po. And bakit po kami naging very effective? Nakapag-aral po kami sa Indonesia. Doon po halos napunta yung mga kinikita namin. Ako may personal income yung asawa ko. At nag-aral kami. Yun po, pag po pinagbibigyan nyo ng time ang pag-aaral. At narinig ko po yung mga galing Taguig dito. Sinong galing Taguig? Investment po kasi yan. Kung anong oras na pinuhus mo sa pag-aaral, ganyan din kalaki ang income na babalik sa'yo. So,
Kaya hindi ko po pinagtatakahan bakit mabilis po ang pagtaas ng income namin. Noong nagsimula kami dito sa Itera Care, ang goal ko po kaagad is 16 countries. Noong pong nagbigyan kami ng debit, actually wala pong nag-invite sa amin eh. Kami po talaga ang nag-invite sa sarili namin. Naghanap, sa sobrang ganda ng product, kami naghanap ng magkakwento sa amin. So cut a long story short, noong lahat po ng 15 countries, hindi na po na ulit hanggang sa naging may-ari kami ng company. Kasi pag may-ari ka po ng company, iba na ang mindset mo. Yes. Pag management ka po, iba. Doon ko lang na-realize, iba pala. Hindi pala ako pwedeng umausap ng isa-isa. Na-miss ko siya. Ako po yung chief marketing officer nung time na yon. At of course, after that, nagka-pandemic. Tama? Tama. So marami pong companies, ang dami nangyari. Tama? At yung company namin, bukas pa rin naman, but the MLM part, ang dami nangyari. So in short, naghahanap kami, ano kaya kung meron lang sanang isang product na makukuha tayo, nagpa-plano pa kami pumunta ng China para maghanap ng technology product. Dahil naniniwala po ako na pag nakahanap tayo ng isang technology product na may milagro sa lahat ng bibili, kahit hindi sila marunong magbenta, may bibili. Kasi after pandemic, imposible nang magbahay-bahay. Tama, hindi mo alam kung kailan ulit magbabahay-bahay. Kaya naghahanap kami ng product na pwedeng i-online. Eh wala. So dumaan ang pandemic, at tuloy-tuloy sa kami sa company, hindi namin alam. Ito nung umpisa, ito po kasi nung umpisa, manuwag pa ang price. Kasi pioneer na pioneer, naging merchant po namin sila. So as merchant, kami po ay platform, binibigyan kami ng products ng mga companies, may kape, ganyan, kasi ilalagay sa platform namin para kami Lazada. Nandun pala siya sa bahay for 8 months. Hindi ko siya napapansin kasi ang daming mga boxes. Until finally na-remind ako, ang ganda na to, parang blower pala. Akala ko blower lang siya sa buhok ko. Kesa sa mag-blower ako nung ordinary blower ko, kasi tinabi ko na yun, alam ko nakaka-cancer yun, tsaka nakaka-affect ng brain. Ito na lang. So ginamit ko pang patuyo ng buhok, guess what? During that time po, may pinagdadaanan ako sa health. Meron po akong matinding migraine na gusto ko nang magpa-check up. Ilang beses ko nang gusto sabihin, sinasabi ng kasawa ko, sabi ko, mahal, I need to check my brain kasi grabe yung migraine ko. Masakit na nakakaiyak siya. At lahat pala to ay symptoms ng hypothyroidism. Kasi yun naman akong sakit sa nanay ko. So thyroid, at di ko napansin yung mga growth na siya. Until such time na na-remind ako after ng presentation. So, nalalagas po yung kuho ko that time. Tapos, lagi akong lantang gulay. Hindi ako ganito. Hindi ako clear mag-isip. In short, hindi talaga ako capable na mag-business. At masakit yung, basta iba po yung pangangatawan ko. Hindi ako yung normal na ako. First time ko nag-blower, mayroon ako naramdamang maganda. And during that time, bored na bored na ako. Actually, retired po ako sa networking for 2.5 years. I was telling everybody, retired na ako, huwag niyo na ako, hindi ko na kayo mamotivate. Eh, hindi ko in-explain kung bakit hindi. Pero bakit hindi? Kahit meron kami sariling company, hindi ko na kayang ipaglaban. Bakit kaya? Kasi yung MLM side, para maipaglaban mo, kailangan ipaglaban mo yung produkto mo. Tama? So pakiramdam ko, pag magyayapa ako, eh ako po yung sa marketing, ayoko tignan yung sa mata yung aking bagong downline at sabihin ko, yayaman ka. Eh hindi naman. Alam kong hindi. Alam kong mahihirapan siya. Bakit ko pa siya kukumbinsihin? Tama! So nag-set aside lang po muna ako. I kept on waiting, I prayed. Alam niyo po, nung time na naghahanap ako, alam niyo, pag kayo may pinagdadasal, huwag niyo pong bitawan. Kung gusto mo ng income na $1,000 per day, $3,750 per day, huwag mong bitawan. Araw-araw mo yan sambitin. Kasi ang sinasambit ko lang, Lord, gusto ko ng isang opportunity, hindi lang para sa akin. Isang product na hindi lang para sa akin. Isang product na pag kinuwento ko, kayang gawin kahit ng bulag, pipibingi, kahit sino, kahit walang skill sa networking. Kung babalik po ako, ito yung gusto ko. Sabi ko, at the same time, dapat pwede i-online. So, nung gumanda po yung pakiramdam ko, kinabahan na ako. Sabi ko, mukhang babalik na yata ako. Shucks, mukhang babalik ako, pero wag pa dalos-dalos. Kasi nga, di ba, sabi ko, retired na ako.
Ang dami na pinagdaanan, so parang hirap na bumalik. Sino po ba dito yung dating nag-retire na tapos bumabalik ngayon? Diba ang dami sa ating ganyan? Pwes, appear tayo. Pareho tayo ng situation. Ang sabi ko, ayokong ma-hype. Ayokong makarinig. Alam ko namang may kinikita na yung iba dyan, pero hindi ako pumunta dito dahil sa pera. Gusto ko muna yung mission. Meron ba tong mission? So, after that, the blower, ang sumunod na pong event, nilagnat yung anak namin. Pag nilagnat ng anak namin, bunso yun, 39 to 40 ang lagnat niya. Bakit ko po ito kinukwento? Kasi this is personal. For me, dito po ako nag... Hindi po kasi biro na mabukas ang isip mo nang walang ibang nagsasabi sa'yo. Ikaw lang talaga ang nakadiskubre. So, nag-meeting tayo ngayon, hindi para kumbinsihin ka, kundi para i-share ko sa'yo na dapat ganito ang mangyari din sa'yo. Kasi kung wala ka ganitong kwento, hindi ka magtatagal. Mabilis kang mag-quit. Ang tawag dito, what is your biggest why? So, una, you have to work smart. That's the first thing. Number two, you have to have the biggest why. Ang biggest why ko po dito ay nakikita ko po talaga yung mga taong sumusunod sa amin, ang dami. Hindi ko kayang ipikit yung mata namin ng ganun-ganun lang. So, maaari po sa inyo dito, wala ka pang downline or ang ilan-ilan lang, pero kung may isa dalawang sumusunod sa'yo, alam ba ang isang tao ang katumbas ng isang bansa? So, hindi yan isang tao. Tignan mo kung ilan ang friends niyan sa FB, may 1,000 din. Tama? Sa 1,000 na yon, meron kaya doon na isa na taga ibang bansa? Malamang. Kasi kalat tayo bilang OFW. Tama? Meron din mga nag-migrate. So, huwag mong iisipin na isa, dalawa lang ang downline ko. Dahil isa lang po ang nag-suporta sa akin, asawa ko. So, after niya maniwala sa akin, ay nagtawag na kasi lakas ng loob ko eh. After that, lahat po nung inspiration na yun, kinuha ko sa pagtawag at siya din. Lahat ng 16 countries na nilista ko po nung unang gabi. Kasi gigil na gigil ako eh. Nung pagkakita ko, di ba yung anak ko, tuloy ko muna yung anak ko, the following day, nawala yung lagnat niya. 39 to 40 na lagnat. Blower ako sa kanya, hindi ko alam kung paano i-blower, hindi ko alam yung protocol, kung ano-ano lang. Ganun-ganun lang ako sa kanya. Sabi ko, sana huwag tumakas kasi ang init. Pero sabi, maganda. Eh, curious na ako. Gusto ko na siya talagang makita yung result. The following day, para siyang nagdahilan, tumayo na lang bigla sa higaan namin. Ayun na, magaling na siya. Sabi ko, ano nangyari? Nakatama talaga ako ganun. Alam ko, naiiyak na ako. Sobrang kabog ng bibig ko. Kasi nararamdaman ko na ang laki ng mangyayari. At hindi ko alam, malaki na pala ang nangyayari. May kutob lang ako. Sabi ko, grabe. Sige pa nga, Lord, sige pa nga. Kasi hindi pa ako naingganyo, ano? Yung anak naman naming eldest na magayong libig. 3 days na siyang nag-a-antibiotic. Mayroon pa rin lagnat. So, sabi ko, ano ba yan? Sabay-sabay, ha? Parang ibibigyan ako ng opportunity talaga magkaroon ng personal testimony. Sabi ko, anak, hindi na pwede talaga to. Mag-blower ka ng mukha mo. I-blower mo nang i-blower yung mukha mo. Hindi ko alam yung spine, hindi ko alam yan. Blower mo yung mukha mo, matulog ka, blower ka lang, the whole day. Okay, huwag kang lalabas, huwag hahawak ng computer kasi mga computer may radiation yan. Nakakababa ng self-healing. Alam ko na po yung mga ganyan. I just don't know, yung terahertz, wala akong alam. So, blower siya, the whole night, namamaga yung mukha. The following day, what happened? Nawala yung maga. Nakapunta siya sa dentist at napasbahan. So, anong meron? So, ayun na. Shucks, gigil na talaga ako. Kasi, sabi ko, ano ba to? Pero hindi pa ako gumigibin kasi, naku, parang ma-pride pa ako. Until one time, pinakita niya sa akin, ng asawa ko yung Facebook post. So, minsan, matagal tayo mag-design. Tama? Wala namang masama kung i-prove mo sa sarili mo kung magiging 100% ka na. Kasi ako po, ako yung tipo ng tao na in or out lang. Pag in ako, I will give everything. Wala po akong gitna. Yung lukewarm lang, na nagsustay, nagtitiis, wala akong ganun. In lang ako or out. Pag in ako, committed ako, gagawin ko lahat, kakausapin ko lahat.
gagawin ko lahat ng pag-aaral para maging successful to. At true enough, ganyan po kami lagi. Hindi kami maraming company, pero lagi kami long term. Our first company were 8 years, second company 15 years. And right now, we're looking into itong taon na to hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasi ang ganda po ng company na to. May God protect Price. Amen? Yes, amen. So, data investment natin maging safe. Investment sa tao. Kasi ang investment po hindi lang sa pera, sa tao. Yung trust. Yan, mahirap ibalik. So, in short, sabi ko, sige, kailangan talagang matrigger ako. Nung nakita ko yung post nung isa naming market sa Papua New Guinea, nag-develop po kami ng maraming countries. And in Papua New Guinea, in Oceania, kabalik-balik po ako dyan, nag-develop, nag-post siya. Doon na po ako na-trigger. Hindi pwede, mas nauna pa siya! My biggest why is dapat din pala naalala ko na maging pioneer. Tama! So, masarap palang pakinggan at masarap yung sitwasyon na isa ka sa mga nauna. And guess what? You are in the right timing right now. So, pioneer po tayo lahat ngayon. So, kaya hanggang kailan na pioneer? Actually, 1 to 5 years ang tinataon niyan. So, in 1 to 5 years naka-join ka, malaki ang laban mo. Eh, ngayon ka, nasa first year ka pa lang. So, malaki bang laban mo? Yes! Kasi kung susumatukal mo, how much does it take para mag 3,750 per day? Ilalong story short ko na kayo. Susulatin ko mamaya. Na-compute ko siya. So, ang una kong payo sa inyo first is work smart. Tama? Number two, know your biggest why. Tama? Yes. Number three is you have to begin with the end in mind. Very good. Dapat alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Tama. Alam mo na kung anong income ang mangyayari sa'yo. Yes? Yes. Yes or yes? Yes. Yes or yes? Yes. Yes. So, ano ang pinaka-income na gusto ko? Siyempre, none other than 3,750 per day US dollars. Grabe. One account pa lang yan. Okay? So, unlimited account po tayo sa Prime, by the way. Okay, so itutuloy ko na. Yes. So, yung kung time na nag-trigger ako, napunta ko, what? Nag-text na, nag-post na siya, hindi sinabi sa atin. Yun po ang naging biggest why ko. Hindi pwede. Dahil doon, napapunta po ako, naghanap kami na magpe-present sa amin. Kung hindi pa dahil doon, hindi ako maghahanap at hindi ako magte-take action. Sabi mo, take action! Sabi mo, take action! Take action! Kasi iba yung natutuwa ka sa testimony. Iba po yun. Okay, ako, yun, nawala na yung sakit ng ulo ko, ganda na ng ano ko, tapos, wow, yung anak ko, nawala yung lagnat. Wow, nakakatuwa. Wow, yung isang anak ko, nawala yung pamamagat. Wow, nakakatuwa. Iba po yun eh. Ang mindset ko po noon, magre-retain. Magbebenta-benta. Pero yung pong nagpa-present na ako, nang walang nag-uuto sa akin, at higit pa doon, nagpaalam pa ako sa asawa ko na hindi ko alam kung ano maging reaction niya kasi siya po yung presidente lang naman ng company namin. Diba? So, nahihiya talaga ako sa kanya na sabihin. Pero alam naman niya na naghahanap. Alam ko namang love na love niya ako. Na pagka hiniling ako sa kanya, pagbibigyan niya ako. Pero, iba pa rin kasi yung blessing. Kung papayagan niya ako mag-network, kung magbebenta, okay lang. Tama? Iba po kasi yung network. Magkakasalpukan kami sa market. Eh siya, nasa MLM. Yung company namin yun. Tama? Maglalaban lang kami. So sabi ko, mahal, samahan mo naman ako. Magpapapresent na ako. Hindi talaga pwede ito ngayong gabi. Hindi ko na pinagpabukas. Because the urgency, ang sabihin mo, urgency. Urgency. Ano ibig sabihin ng urgency? Hindi pwede bukas, ngayon na. Pag meron ka gustong tawagan, ngayon na. Pag may tanong ka, ngayon na. Yun ang urgent. At pag may urgency ka, ibig sabihin, seryoso ka. Seryoso ka sa magiging kinabukasan mo.
Seryoso ka sa mga plano mo. Tama? Tama. Hindi mo nakikita ito bilang sideline. Ang nakikita ko po kasi sa kanya, it's a major income. Hindi mo lang masabi sa asawa ko. Pero that night, gusto kong makita niya yung nararamdaman ko at hindi pwedeng hindi kami sabay sa first presentation. Yes. So, sinama ko po siya. Sabi ko, habang nagpe-present, siyempre, alam ko na i-expect ko eh. Alam ko marami na itong testimony. Ay, grabe. Baliw-baliw talaga ako. May certificate ba yan? Yes, may certificate. Ay, baliw-baliw talaga. May scientific evidence. Meron. Ay, baliw-baliw talaga. Ganun lang po ako, pero yung paa ko, nanginginig yung paa ko, nanginginig yung kamay ko. Bakit nanginginig yung kamay ko? Kasi nag-e-excite ako. Hindi po lang para sa akin, para sa maraming tao, kikita sila. Yung mga grupo namin, at kayo, yung mga future namin, kikita sila. Kumbaga, hindi ko pwede, hindi ko na kailangan i-motivate yung mga tao. Kasi kami po, pag sa motivation, napakagaling namin. Kaya na namin, kahit ikaw, bibentahan kita ng yelo sa Alaska, mapapabili ka. Bibentahan kita sa Alaska, yelo, di ba? May yelo dun. Bibili ka pa din sa amin. Pero ayaw namin ng ganong magic. Ang gusto namin, yung product pa lang, nagsasalita na. How much more pa nagsalita yung ako? Tama? So, pagkita mo, wow, lahat. So, ibig sabihin, kahit isend mo lang yung video, baliw na ako eh. Isend mo lang, wala kang alam, hindi ka marunong magsalita. Wow, sabi ko, ito ba may mga group ba to? Oo, may group daw. Sa US pa lang that time, walang Pilipino. Wala pa maraming Pilipino. Ngayon po, may Pilipino group tayo, sali kayo ha. Invite namin kayo sa ating Miracle Glower Group. Ang dami ng testimony ngayon. Mga private individuals po nagpo-post doon. Hindi siya for public kasi nahihiya sila sa mga kalagayan nila. Hindi naman sila ready na, you know, ma-exploit na marketing. So for them to be safe, doon lang tayo sa community, okay? Meron naman pumapayag, nilalagay natin sa page. Pero most of them are private individuals. You will enjoy. It's collaborative. Pero hindi nyo pwede i-text ng PM yung mga tao doon kasi may mga sponsor sila. Pero pwede kayo mag-usap. Doon mismo sa page. Hindi pwede sa PM. Sa private message na ini-inbox mo na siya. So, but if you have questions, what are kidney stones? O kidney, may isa kasi doon, umayos yung kidney. Paano yung protocol mo? Sasagutin ka niya doon. Pwede mag-usap. So, it's very, ano, shortcut ng lahat na sasabihin mo. At lahat ng buying rate doon, sasend lang nila yung video, papajoin yun doon, basta po yung prospect nyo may alam na, huwag nyo nang ilagay doon na walang kamalay-malay. Okay? Dapat masabihan nyo na, na kay Therapeer. Lahat yung buying rate ng almost 100%. Babalik na sa'yo mag-thank you. Tatanungin na kung paano mag-protocol. After that, business will follow. Yes. So, in short, ng time na yon, wala po talagang mga Pilipino. Baliw ako. Sabi ko, kung pumasok to sa Amerika, ibig sabihin, pwede na kami mag-market anywhere in the world. Kasi ganun po kami, hindi ang mga Amerikano din. So, eh, marami kaming network in US, in Canada, just waiting for us. So, guess what? Ang very first po namin nakuha, true enough, is our big leader in the United States, which has 16 million downloads in the former company, Questnet. So, mga veterano po. At ito po pinagulat namin. Wala kaming rejection. Alam mo bakit hindi nare-reject? Sabihin mo, bakit? Bakit? Kasi pag excited ka, ang binibili nila yung excitement mo. Tama. Eh kami, tawag kagad si Apply. Apply Mark, tawag, video call kagad, i-ambush na. Hoy! Grabe! Alam mo ba, mayroong bagong, ano ngayon, device na yun. Grabe yung milagro. Eh, ang tawag sa kanya. Eh, kaya namin siya tinawag ng Miracle Grower. Sa US, ang tawag sa kanya, Magic One. Kaya lang sa amin kasi, milagro eh. Hindi naman magic miracle from God. Diba? So, Miracle Blower. We want to call it simple. So, Miracle Blower talaga siya kasi lahat ng gumagamit. Bakit ganun umaayos lahat? Walang pinipiling sakit. Tapos, ang ganda pa nito. Sabi namin sa kanya, hindi kami nangawaway ng company. Kasi diba kadalasan ang pangit ng ganito. Kung nakayon niya, minamatay doon. Gaganunin mo, diba? Dito hindi. Hindi mo itatanong kung anong nangyayari sa kanya. Minsan, malalaman na lang namin may diabetes siya. After niyang sabihin na bumaba yung blood sugar niya, ay, may diabetes ka pala po. So, walang tanungan. So, ibig sabihin, napakasimple niya. Everybody has pain. Tama? Tama. Tama? So, if you see the pain market, gano'ng kalaki?
sobrang laki. Kasi bawat klase ng tao, kahit sino, may pain. So this is the market where we're at. Yes. At yung pain market, katapat niya, yung pain reliever market. Yes? Yes. At hindi po nila sinasabi sa inyo na 5 years, 6 years, 10 years na sila nag-take ng methenamine. Ah, siguro kayo ano, Markov, siya mga ganyan ang typing. Okay? So, hindi mo kailangan maging scientific kasi ipo-plug mo lang. Blower-blower. Ako nga po eh, wala akong kaalam-alam. Tama? So, with all those qualities, nung nakita ko yung presentation, wala na. Product is not an issue anymore. Ang tanong na lang, may mga hindi sasali dito. Sino yun? Pag hindi niya napatunayan sa sarili niya na gumagana yung product. Yun lang ang hindi sasali dito. Pangalawa, yung mataas yung ego na ayaw niyang pakawalan kung anong opportunity meron siya out there. Pero sa tingin ko po, nung time na yun na pinipresent kami, sabi ko, shucks! Ito nakikita ko. Lahat ng mga nagpahinga sa networking, mabubuhay. Lahat ng mga pagod na magkwento ng mga, syempre magaganda naman yung mga supplement. Kaya lang ang dami po nating kalaban, unang-una doktor, yes, ng kliyente nyo. Kahit gano'ng kaganda yung inyong pinipresent, pag sinabi ng doktor, huwag mong i-take, tapos na ang presentation mo. Tama? So, ayaw natin kalabanin ng pharma, ayaw natin kalabanin ng doktor. So, in short, ito po ay TheraCare, hiwalang tanungan kung anong tinitake niya. Ang sasabihin lang natin, alam mo, hindi kita tatanungin kung anong tinitake mo. Hindi kita tatanungin kung anong protocol ng doktor mo sa'yo. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Kailangan mo ang routine therapy na ito. Kasi itong terahertz ang wala sa mga reseta ng doktor. At ito ang reseta para sa lahat ng tao. Dahil frequency, hindi po natin nakukuha sa labas. Kailangan po siyang may source. Okay? Ang frequency sa labas po, iba-iba. Radiation coming from the household appliances, kung may phone ka, at lagi mong ginagamit yan, kaya hindi ka nakakatulog palagi. So lahat ng tao ngayon wala ng access, gaano? Sa mataas na frequency dito, negative ion po yan. Pero still, we have all this, may phone ka. So bumabagsak talaga ang cellular level frequency. Pag yan bumabagsak, feeling mo, hindi ka nakakapag-isip, palagi masakit ang ulo, kahit natulog ka ng mahaba, masakit pa rin ang ulo, mabilis kang magkasakit, matagal kang bumalik, yan po yung mga sources niyan. At kahit na ano, diabetes, papunta ka na lang sa pinakamababang part ng disease mo, palala ng palala, hindi siya, o kaya minemente mo na lang at hindi umu-okay. So ang frequency, pag inilagay mo sa katawan mo, yung body mo magpapa-okay. Yung ikaw mismo. Oh, I'm speaking uncommon language kasi pagka medical terms, hindi na siya duplicable. Tama? Yeah. So yung body natin kaya. So yun yung power nitong TheraCare natin sa mato. So TheraCare has terahertz, quantum, and optical quartz. Eh yung po tatlo na, yung dalawa po na yan, eksperto po kami. Kaya ako sobrang baliw, grabe talaga. So, nagpa-plano po kami ng product training for optical quartz. Anong kombinasyon ang nagagawa niyan with quantum? For 15 years po namin binibenta yung device na yan, pero hindi po siya sinasaksak. Isa lang po siyang imbudo, parang glass. So ito, ginawa siyang crystal, nilagay sa loob ng machine with terahertz, kaya ganyan po katindi yung effect niya. Alam niyo po ba yung binibenta namin before? 36,000 pesos. Pero isang platito lang siya. Nakakabenta po kami niya ng isang bilingan. 5, 10, 20. But this one is very simple. It's a simple machine. That's why it blew my mind. Kaya kung alam mo kung paano ito gawin, you will be surprised. After 2 to 3 months, things are never the same with your income. So yun yung nakita namin. So that day, 16 countries po yung nilista ko. Nakita ko yung compensation. Diba that night? Pagkita namin sa compensation, shocks! Ito na naman siya! This is almost the same compensation na minamarket po namin 15 years ago.
15 years po namin. So, long term nito, pwede kang kahit compensation na kahit natangit ang product. Ang ganda ng product natin, tama? Plus, the best product and the best compensation na meron siyang dinagdag doon na pangarap ko. Ano po yung pangarap ko? Pangarap ko sa isang baguhan, in just one month, kahit silver lang, kahit pinakamababang entry, pwede siyang kumita ng kalahati milyon. Okay pa sa iyo yun? Investment mo, silver, kikita ka ng kalahati milyon? Posible! Posible! Naiintindihan niyo pa yung sinasabi ko kung hindi pa, pag-uusapan natin today yan. Dahil sa every level pairing, pwede kang kumita ng 300 to 500,000. Sa group pairing, ito yung group, pang long term po yan pag dumami na sila. Pero pag konti-konti pa lang, targeted yung mga bebentahan mo. At the same time, ang maganda dito sa atin, pagka share mo yung product, hindi kagad nila nakikita yung pera eh. Yun munang gamit. Tama? At most, lahat ng leaders po namin bumibili dahil natuwa muna sila. So yung mga buhay, yung mga patay na hindi na, na hindi kami kinakausap, kahit sa PHP, hindi po sila nag-join. Pero nung kami po ay nag-text, lahat ng Canada team na talagang matagal na po, hindi nag-network, lahat po sila nag-sign up sa amin. So all it takes is what? Take action. Yes? 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 Yes. So, work smart. Number two, know your why. Yes. Number three, begin with the end in mind. Dapat alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Yes. Yes? Yes? Then number four, have the sense of urgency. Yan yung take action. Sense of urgency. Ibig sabihin po noon, ang dagi mong mindset parang mauubusan. In business, mas yung mas mabilis po, yung mas mabilis, ang mas malaki ang kinakita sa mas matalino. Kasi yung mga mas matalino, mahaba magkwento. Pero yung mabilis, hindi nagsasalita, nakuha na pala niya lahat. Quiet lang, di ba? Napasign up na pala. Yes. So you've got to take action. So that time, we took action, wala po kaming tuhulog. Alam niyo po, nung nakita ko din, na this is the perfect product after pandemic. Bakit? Bukod po sa kami, ang dami naming challenges sa PHB noon. Sino bang company ang walang challenges? Ang dami, di ba? Nung PHB, ang dami po na pinagdaanan. I think all companies pinagdaanan. But price, during pandemic, siya po yung marami ang kumita. Ang dami gumaling sa COVID. So this is the product na kahit na nasa bahay ka, okay? Part of taking action and sense of urgency is dapat matuto ka how to market online. Yes. Yes or yes? Yes. If you're a businessman and you are a serious one, like as hindi po kami ganun kagaling, nag-aral lang din po kami. Ang pinakamagaling po namin is marunong kami mag-Zoom. Narinig niyo na ba yung Zoom? Di ba may messenger, may video chat, iba pa yun. Pero may tawag ay Zoom call. Ang Zoom call, pwede kang mag-present sa 100, 200, 300, 500, 1,000. At pwede mong marating ang buong mundo kahit nasa bahay ka. Yes. Yes or yes? Yes. Eh yun po yung pangarap namin mag-asawa. Kasi after pandemic, ayaw na namin maghiwa-hiwalay. Mag-anak. Talaga pong gusto ko po talaga na kumita ng malaki. Is it possible? Is it possible? Nung pong ginawa namin to in the first month, trinay po namin. Nag-enter kami, we have several accounts, pero silver po lahat muna. Bakit? Because the compensation gusto namin kitry. And true enough, in just 3 weeks to 4 weeks, 6-digit income. So lahat po yun, online lang. Nasa bahay kami, pagkatapos namin mapresentan, that night, naglista ako 16 countries. Hindi po buong country yung nilista ko. Isa-isang leader lang po. Kaya sabi ko sa inyo, ang isang tao can be one country. Yes. Hindi po siya maraming names. Ah. Bansa po. At namili po ako. 16
na bansa na nandun po yung mga key leaders namin na matagal namin hindi nakakausap. At mga cross-line din namin. So pag may lista mo kung sino, actually, yan yung inventory mo. Pag wala kang listahan, wala kang inventory. Yes or yes? Yes. So, pag wala kang prospect list, kasi yan ang first basic. After mo, matuwa, ma-excite. Ang next mo, is sino mga isasama mo? Inventory yan. Dapat yan, nag-update every day. Yes. Yes? Yes. Kami po, 16 countries. So, lahat yung inisa-isa namin, USA, lahat-lahat yan, alam niyo po to this day, hindi na lang siya 16, 30 na po. Wow. Nag-multiply because of beginning on the end in mind. Beginning in the end in mind. Ang gusto po namin, 100 plus countries nang hindi umaalis sa Pilipinas. So, anong itsura ko po nun? Anong itsura ko? Ibigay ko na kayo lima. Una, ano po yung una? Work smart. Work smart. Kunin mo yung magaling. Working smart. Kunin mo yung mas mayaman sa'yo. Kung wala kang pera, lalo mag-work smart ka. Yes. Kaya hindi ko maintindihan yung nagsasabi, pang mayaman po ito. O dahil alam mo na hindi ka mayaman, lalo mong dapat gawin. Yes. Right? Kasi mas marami kang kilala na may mas may pera sa'yo. Yes? Yes. At hindi mo naman kailangan yung pera nila, ikaw ang kailangan nila. Kasi kahit may pera silang tatlong milyon, hindi naman 30 million ang halaga ng health nila eh. Tama? Tama. Most of the time, kung sino pinakamaraming pera, siya ang pinakamaraming sakit. Tama. Yes? Yes? Yung mindset po kasi natin na wala akong pera, hindi ko kaya itong i-market, that's a very loser mindset. Yan po ay huwag mo na, in-ex nyo na yan. Huwag nyo na pong i-follow up pag ganun. Yes. Ibig sabihin, hindi ikaw, hindi product, siya mismo, may problema siya, na hindi mo makakantay. Ang ano po namin, ang aming mantra mag-asawa, ay hindi ka namin iiwan. Pero hindi ka rin namin naantayin. Tama. Hindi ka namin iiwan. Ibig sabihin, tatawagan ka namin hanggang 3 times. So meron kang time limit. Yeah. Hindi yung araw-araw namumulit ka. Para ka nang ikaw yung nangihingi ng pera. No. You've got to see your value. Your time is money. Because you're a businessman, you've got to value where you put your time. Yes? Yes. So kami 3 times. Pag wala at may ganyang attitude, next. Next. At marami pang nag-iintay. True enough. Yes? Yes. So, work smart. Number 2? Know your biggest why. Of course, dapat ang biggest why mo ano? Yung health po, kasi we're talking about business eh. Tama? Tama. Yung health is already imperative. Ibig sabihin, given. Okay? So kung ang biggest why mo is to have financial freedom, you have the right why. Hello? Yes. So kasi pag iniisip mo, wow, hindi ko gusto magka-pera, eh bakit ka po nandito? Bakit ka po kailangan mag-aral ng pamplan? Tama? Hindi tayo mukhang pera. We are just working smart. Yes? Yes. Hindi po mukhang pera ang tawag doon because we are all businessmen. Yes? Yes. And we make money to make man. We make money so we can bless people. Correct. We make money so that people in the world will see the life of the Lord in us. And the life of excellence and abundance. Tama po ba? Tama. That's the reason why. That's our biggest why. So number 3, ano next? Begin with the end in mind. Alam mo na. Number 4? Sense of urgency. Sense of urgency. So take action. Yes? Okay, so number 5 na sasabihin ko sa inyo. Commit. Commitment. Commit. Ibig sabihin ng commit, alam ko po yung word na commit is equal to kasal. Tama! Tama po ba? Commitment. Pag nag-commit ka sa isang bagay, kahit anong mangyari, hindi ka aalis. Tama. Kahit anong sabihin ng lahat ng tao, itutuloy mo yung goal mo. Yes? Tama.
Yes? Yes. So, mag-commit ka. Mag-commit ka mag-aral. Yes? So, palakpakan natin yung isa't isa by being here. Guys, saan ka nang galing kayo by Siha? Congratulations, Taguig. Lahat tayo nagsama-sama dito. Hindi porket speaker po kami, hindi kami natututo. Lahat po tayo ay estudyante. Yes, yung sinasabi nga namin mag-asawa, sabi ng aming chief mentor, si Papa Ernie, meron lang naunang maligo. Okay? So, nauna lang po kami maligo. So, next naman kayo. So, dito po, ang maganda sa networking, we are all in equal footing. Yes, we are Sapphire Directors, pero darating ang panahon, Sapphire na din. So, yung pag-explain po niyan, ibibigay ko lahat yan sa asawa ko. Kasi I'm here to prepare your mind. Yes. Okay? Ang trabaho ko po ngayon is to open your mind. To open your heart, so that you'll be able to receive every learning today. Yes or yes? So, pag nag-commit po tayo, tandaan nyo, kahit anong sabihin ng lahat ng tao, parang pag-ibig. Diba? Kahit sinong magsabi, diba? Pag-ibig, ano ba yun? Ano man ang sabihin nila, mahal pa rin kita. Ganun siya. So, hahamakin ng lahat, masunod ka lang. So, ito po, hindi naman natin hinahamak yung iba. Okay? Ang ginagawa natin, nagko-commit. So, kung sinong sumama sa'yo, dalawa mong direct, kasi nandyan po ang goals. Yung sa commitment is to commit to learn and to commit to achieve the goals. Not for you all only, pero dun sa mga team ninyo, especially sa mga direct ninyo. Sino dito yung may mga direct na? Taas ang kamay po. Sila. May mga direct downlines na. Sila. So, wala pa yung iba. Wala pa. So, yung iba po dito sa atin, first time na leaders. Yes? Okay, so, ano ba ang leader? Baka na-overwhelm ka sa sinasabi ko. Oh my gosh, si Ma'am, leader daw. Baka mag-organize na ako ng ganito. Baka required ako ng ganito. Hindi po. So, iba-iba po yung level of responsibility. So, baglaya kami, sila Sir Nestor. Kapalakpakan naman natin yung team. Si Sir Nestor and all of his team po. Si Ma'am! Ma'am, ano ang first name ko, Ma'am? Ma'am Wei, palapakan natin si Ma'am Wei, best na best po ako. Bakit natin yan? At ang lahat ng mga leaders po na nandito, hindi ko na mabanggit yung isa-isa yung pangalan. But I'm really blessed po. I can't wait to hear all your testimonies. You can post in our private group. Aaprubahan po namin kagad yan, kahit simple lang. Wala pong simple na testimony. Lahat po ng testimony will give blessing to all. Okay? So, with that, I will pass the mic now to my amazing partner. And he's also my mentor. He's the reason po kung bakit ako nagtuloy-tuloy sa networking. Bakit po? Kasi napangasawa ko siya. Inspiration ko sa forever living. You see, begin with the end in mind, tama? Yes. Sabi ko, Lord, di ako mag-aasawa ng hindi ko katulad. Okay? Kailangan katulad ko po. Binigyan niya po ako, mas grabe pa. Okay, siya po talaga yung source. And siya yung nag-inspire sa akin. And you know how humble he is? Hindi po siya nag-iisip para sa sarili. Kasi kung sa sarili lang niya, ipaninindigan niya po yung pagiging CEO. CEO ako eh, ba't ako sasali dyan? Correct? Pero ang nakita po niya is the opportunity for many people. Kasi po pwede po kami lang naman ulit. And lagi naman po nangyayari yun sa bawat pasukan namin na company, we achieve millions and millions and millions, but wala pong joy kung ikaw lang. Kaya po kami mapilit. And when price came, ito po nasabi namin mag-asawa, this opportunity is unbeatable and irresistible. Yes. At hindi po ko sa pagbubuhat ng bangko. By statistics, at kami po ay almost 30 years na sa network marketing. Pag sinabi po namin, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko na ito, nakalkula na po kasi namin sa dami ng pinagdaanan. Mahirap pong kalabanin ang price. That is the reason why sa maaga pa lang, sumali na kami na walang isip-isip. Paano na yung company namin? Bahala na si Lord. Staff ko namin yung nag-aalaga at ang company. Bye! Mag-network na kami. Diyan muna kayo. Bala na si Lord sa kanya. Pero dito sa Prize, kasi nandito kami sa mga tao at this is the best thing that we love doing most is to see transformation in every person's life. Okay? So good morning and let me please welcome our Sapphire Director,
kami manurot pa kami siya. Eh, palapakan natin si Ma'am Sara. Palapakan natin siya. Okay. Hindi ako magsasalita ng matagal. Kasi sobrang dami ng schedule. Malakas lang talaga sana si Nestor. Oo, sabi niya sana, sobrang kasi, well, si Uncle Sara kaya sinasabi, sinisipulan ko na po yan, sinisipulan ko na. Okay. Back up na ibig sabihin, kailangan natin, ano, kasi right now, 30 plus countries, while we're talking right now, 30 plus countries are waiting. So, ang dami namin Zoom, ang dami namin meeting. So, ganun talaga kapag nasa pioneering. Okay? So, I hope you value your time and you value our time also. Okay lang ba yun? Okay. So, yung ituturo namin sa iyo, sabi nga nila eh, the nearest point to successful people is already, is yung successful na. Dito, hindi kailangan mag-invento. Ang kailangan mo lang, magaling ka kumopya. Kumopya. Correct? Correct. Di ba? Daig ng magaling kumopya yung matalino. Correct. Yes or yes? Yes. Yung may alam ka na, tapos tangopya ka pa? Oo. Oh. Lalo na. Eh, talaga! Katulad ng classmate ko nung college, one of the most outstanding student sa ang namin, sa buong Pilipinas. Eh, katabi ko. Hindi pa ako siya. Eh, kumopya ako. Paglabas ng exam, mas mataas pa ang grade ko. Kasi may mali siya, natama ako. Correct? Correct! Okay. So, dapat marunong kayo. So, very key. Very key. Yung sinabi ni Applied Sarah kanina, one of the things na kailangan nyo tandaan, ito lang basic ha. Okay, relax lang kayo. Relax na yun kasi pagkagising nyo, tapos na. Okay. Ito. Kasi minsan, kailangan lahat ng bagay nang sasabihin natin, dapat simple. Simple. Pag ang dami mong sinasabi, kwento mo na yung aso ko, lumabas, tapos inaitera ko, tapos kwento mo na. Eh, yung mga tao, pag tumitingin na sa kukuya, dapat sensitive ka. Di ba parang pastor? Pastor ka, makita mo. Pag nakita mo, umaano na sa cellphone, hindi naman nagre-recording, nagte-text nga. Ibig sabihin, bored na yan. Bored na. Ang time span ng tao, 45 minutes lang. Yes. Pag lumampas ka ng 45 minutes, maniwala ka. Ano na iniisip, nakatingin sa iyo yan, pero tulala. Correct? Correct. Yes or yes? Yes. So ngayon, less than 45 minutes tayo. Okay lang ba sa inyo? Yes. Mga 15. Ang layo ng pinunta ako tapos. Okay lang yan. May matatandaan ka. Kaya huwag kang kukura. Kasi ibibigay namin sa inyo. Ito ang binigay namin. Ito. Itong mga learning na to. Pag masisiyar ka, pigilan mo na yung pagsisiyar mo. In fairness sa aking asawa. Alam mo yung asawa ko na upline ko. Sa isang talk niyan sa Papua New Guinea, sinabi niya. Alam mo, isang araw ang sales niya. Yung sabi niyang plan dito, 50 million sa isang araw. Isang araw, grabe, no? Diba? Platito lang yun. Kaya nung ano, grabe siya ka-excited kasi nung nakita niya yung platito, nilagay sa itera. Ah, ganun. Kaya panalo. Panalo talaga. So, eto. Four piece. Okay. Oh, diba? Madaling tandaan, diba? Lagi isipin nyo lagi. Yung pag-alis na, matatandaan ang alis namin mo. Pag sinabi mo, ang dami mong high-quality words. Ako naman matalino naman talaga ako eh. Nagpapanggap ng konti. I'm a physiotherapy device. I'm a physiotherapist by profession. Physical therapy po ako. 5,000 kami sa school, 200 lang kami graduate. And I'm a dean's lister. Opo. So, medyo may ka-brightness ako. Meron, nagpunta ako sa networking, naisip ko,
Pag sinabi ko matalino ko, sabi niyo, kaya ka pala successful dahil matalino ka. Kasi isang downline namin, sabi niya, kaya ka, alam mo, upline, sabi niya, kaya ka successful kasi guwapa ka. Ayun lang hindi ko kaya kang sabihin na, o di ba, alam mo, pakapakit ako. Gifted child ka na yun, di ba? So, kidding aside, four piece. Sabi mo, four piece. Four piece. May four piece. Ano yung unang four piece? Prada. Prada. Nung pagkakita, dinala ko ng aking asawa, nagpasama siya sa akin. Nung in-explain, kasi merchant namin itong Aitera. Doon sa kampanya namin. Hindi ko nga pinapansin. Nasa, may agyo na. May agyo na doon. Ayaw ko talaga. Hindi ko talaga feel. Di ba? Ang dami kumpanya nag-aalok sa amin. Collaboration, sign-up-in namin. Sign-up-in namin na, di ba kayo, magma-member kayo, kayo magbabayad. Sila, magma-member kami sa isang kumpanya, kami babayaran. Alam mo magkano? 10 million. Wala kami bayad, may top-up line, babayaran pa kami ng 10 million. Kakaiba, no? Kasi yung mga may-ari ng mga networking company, dati namin mga downline. Yung number one networking sa Pilipinas, downline namin yun. So kami may-ari na rin. So ibig sabihin, veterano na kami, inugat na kami sa negosyo na to. Alam na namin yung pasikot-sikot na to. Kaya ikaw, kung kasabayan ka namin, well and good. Pero kung bakit ko pa pala, makinig ka mabuti. Kasi pinuturo namin sa inyo, 30 years of experience from different mentors all over the world. Ngayon yung nagiging downline namin ngayon, yun yung mga nakikita. Yung mga naging downline namin ngayon, kaya nakakagulat. Kasong meeting namin, yun yung mga nakikita mo sa MLM magazine. Parang Times Magazine ng MLM. Downline namin ngayon ni Apply Sara. Kaya sabi namin sa iyo, huwag mo i-just-just ang Aitera. Anong i-just-just? Basta-basta. Okay? Okay, now, product. Grabe ang product. Unang-una, pagkakita namin, sabi ko, itong physiotherapy device na to, eh talaga sabi ko, destiny. Kasi unang-una, ang kurso namin, ang kurso ko mismo, aparatus. Ang doktor nire-refer sa amin yung mga cases, kanyari na stroke. O, di ba? So, ito, expertise namin talaga to. Yung asawa ko, medtech. Ako, PT. O, di ba? Ngayon, bakit unique tong product na to? Pangpana, uso-uso ang stem cell. Ito ha, paano, hindi ko lang pwede ihimay-himayin. Paano nag-demo kayo? Huwag kayong machine gun. Ano machine gun? Sinabi mo na lahat. Pati test report, sinabi mo. Ang dami mo nang sinabi. Alam mo, yung sa dami na sinabi mo, wala siyang natandaan. Naalala ko yung downline namin dati. Yung may produkto kami, yung kami nagpauso ng negative ion napkin. Two hours nag-demo ng napkin. Mas magaling pa siya sa may-ari ng kumpanya. Hindi kailangan ng tao ng ganyan. Ang kailangan lang niya, yung tinatawag na sniper, dapat ikaw sniper. Meron tinatawag na miracle words. Yung tipa pag sinabi mo, yung iba, burloloy na lang. Correct? So yun ang ituturo namin sa inyo ngayon. Alam nyo ba, ngayon, kidding aside, sa Pilipinas, huwag na lang international. Ang number one stock is, sino? Kami. Late bloomer na tayo. Number one stock is, Pasig. Kami yon. Number two stock is, Benguet. Kami rin yon. Number three, Dagupan. Kami rin yon. Late comer na si Upline. But the fastest three star. In 3 months time, 3 star. At hindi lang isang beses, dalawang beses na nag-restart. Though, yung isang account namin, nag-sapire. Ngayon, nag-sapire ulit yung pangalawa account.
double sa 500. Ngayon, lalaktawan niya na. Diba? May ruby na. Eh, may nag-ruby na eh. Pati lalaktawan niya, emerald na. Isa pa lang maging emerald sa buong mundo. Yung nagsalita dito kanina. Natatanda, naisip niyo? And, imagine mo, pinuntahan niya kayo dito. Tapos, hindi ka makikinig. Mas importante yung, kasi may prospect ko, sasagutin ko. Unang-una, the know-how is the most important thing. If you know something, you will always have the edge. Yes. Ikaw kasi networker ka rin. Kaya ako networker. Kasi may know-how ako. Pinag-aralan. Alam mo ba? Yung pinag-aralan namin ang networking for 30 years. Eh siguro naka 100 million na kami sa work study. Isang biyahe namin sa dami. Eh naka ilang biyahe na kami. Know-how. So dapat matuto ka makinig. Especially, dinuyana namin para sa iyo. Okay? Ngayon, Prada, ano ang pinaka-importante na nagawa ng Itera? Okay? Marami nagagawa ng Itera. Pero ito ang pinaka-importante. Ito yung mga miracle words. Panguna, stem cell. Ano ang nagagawa? Dapat intindihin mo. Ano ang nagagawa ng stem cell? Anong other term ng stem cell? Ang tawag dyan, embryo cell. Inert cell. Ay, hindi mo ko naintindihan. Misa kailangan, you have to fake it to make it. Ano ba yung embryo? Hindi pag-aralan mo basahin, marunong kong basa. Pag hindi ka marunong mag-English, tagalungin mo. Google mo. Correct? Ano ba talaga? Kailangan magkaroon ka ng confidence. You know what you're talking about. Kasi pagkausap mo tao, hindi mo pwedeng bulahin. Ano nagagawa nito? Basta, alam mo, grabe, ang dami yung gumaling. Pero wala. Walang keywords. Keywords, tama. Keywords, very important. So, ngayon, stem cell. Anong ginagawa ng stem cell? Unang-unang, repair. Ulit? Repair. Pangalawa? Replace. Dalawa lang. Repair and ang parang ganito, pasisin. Ito ang gifting mo dapat. Lahat ng mahirap na bagay, dapat marunong kang pasintin. Meron kang, parang kotse. Di ba ang kotse, pag nasira, anong ganyagawa? Pag talagang wala lang pag-asa? Ganon din ang tao. Yung lungs mo, lungs mo, pag may tama na yan, kaya mapasin mo, pag blow mo, ay, bumaling, ay, ganito, bakit? Because of stem cell. Pag blow mo, yung stem cell sa likod, tignan nyo po, ilan taon po kayo? Ha? 83, pero tignan nyo sa yung kita, 83, pero pag magsalita siya, 83, hindi sa pag-aano kita, look at Imelda. Pag kinausap mo si Imelda Marcos, 83. Bakit? Mayaman, hindi. Stem cell. True, stem cell. Yun ang makinig ko. It really. Diba? Ano, it really, muntik na namatay. Anuhan nga sa Facebook eh. Namahinga na daw si it really. Pero nagkakapilang pala. Ganun kapopular ang stem cell. Kaya lang, ito ang advantage, ang stem cell, foreign, yung galing sa plants, galing sa bata. Correct? Pero ito ngayon, yung stem cell, hindi galing sa iba, galing sa likod mo. Pag blino mo yan ng terahertz, hindi dahil sa init ng terahertz, dahil sa frequency. Pag blow na ganyan, nagigising yung vibration, nagigising ngayon yung stem cell.
Ngayon, pag itong stem cell na to, ito yung likod mo ngayon, di ba may mga buto-buto dyan? Yung parang bulalo. Lalabas yan mga stem cell. Eh lahat ng buto-buto mo nakakonekta sa mata, sa lungs, sa kidney, sa spleen, sa skin. Sa stomach, kaya natae ka. Lahat dyan, pam! Ano gagawin niya? Two things. Prepare. Kaya, after 6 months, natuloy-tuloy, twice a day, you will be a new creation. Ang tanong, ginagamit ba? Twice a day. So 6 months, tuloy-tuloy lang. At may healing crisis, ha? May healing manifestation yan. Lahat ng pangit, ilalabas niya. Problema, ilalabas niya. May itchiness. Bakit nagkaroon kay itchiness? Bakit naroon sumakit? Lahat yan, ibibigay namin kay Testor, listahan ng healing manifestation. Kasi, di ba, bakit ka natae? Kasi sa loob mo, dapat na ilabas. Hindi yan ginto na dapat na tinatago. Correct? Okay. So, two things na kailangan mo na, ha? Stem cell. Everybody say stem cell. Ano ba yan stem cell? Para maliwanagok sa inyo. Sperm. Cell. Alam mo yung sperm? Excel. Galing sa tatay. Excel galing sa? So yung tatay at nakananay. Isang malamig na gabi. Nagsama. Nagpapako. Nagini. Nagkaroon ng what union. Nagini. Isang cell. Yung isang cell na yun, mag-multiply yun. Ang tawag niya, mitosis. Huwag mo lang ano yung spell mitosis. Mahirap na yun. Nag-multiply siya, nag-multiply. So yung ang stem cell kasi, stem cell, isang cell yan. Pero ang nangyayari, dumadami yan. Yun ang kinukuha ngayon, yun ang tinuturo. Ang pinakamasakit, pag galing yan sa bata, kawawa yung bata. Kaya minsan nare-reject ng katawan yung galing. Kaya be careful. Yung isang top possible turn ng isang stem cell, sabi niya, ang problema sa amin, sir, yung mga nag-detect sa amin, may toxicity level. Yung tinitake nila, magiging toxic. Ang pinaka-safe ngayon na stem cell is yung galing sa loob na. Ba't malasog ka ba ng laway mo? Never. Pag-blow yan, yung sarili mong stem cell, yun ang gagaling sa'yo. Magagamot sa'yo. And imagine mo, 18,000 na yung pinakapuro natin, unlimited stem cell a day. At sasabihin mo sa akin, mahal? Ang mahal yung isang package, 160,000. Ito, unlimited. Tapos tinatamad ka pang gamitin. Hindi na nasa-mention si Upline. Kaya ako na na-convince. Meron siyang bumper dito, thyroid. Kami mismo. After 8 days, nag-platin yung thyroid niya. Paano mo sasabihin hindi maganda product? Paano mo hindi pag may nagsabi sa'yo, proven ba yung product? 1 year, 3.8 billion. Ang sales ng private. Sa 1 year. Ang product po natin hindi nalalaga. Hindi natutunaw. Hindi po yan consumable. So the point is, bakit ganun karami mo ibili? So baka ikaw na lang hindi naniniwala. Correct? Ang tawag dyan, miracle words. Yan ang natutunan natin over 30 years. Dati dami mo sinasabi. One time, nag-demo ko sa ano, just pinupang keso. First time ko sa networking. Ang dami ko sinabi, pagtapos ng demonstration. Isa na lang natira. Alam mo, sabi ko, buti may natira. Sabi niya, karyaga ka, karyaga rin ako. Kaya ang ginawa ng pinag-aralan namin, paano i-catch ang attention ng tao? Unang-una, dapat time-conscious ka. Pangalawa, yung boses mo,
kailangan hindi siya yung pag siya, at kailangan para ka lang nakikip. Eto, tandaan nyo ha. Tandaan nyo ha. Palaktaw lang ako, laktaw ka ng konti. Pero tandaan mo lagi, the best networkers are storytellers. Hindi kailangan magaling ka. Magaling ka lang magkwento. Tignan mo ngayon, kakwentuhan tayo, ha? Dahil sa ganitong skills namin, in our former company, we were averaging at least a million a week. Dahil sa ganitong kwentuhan namin, si Applied, the fastest sapphire. So, hindi mo kailangan magaling. Magaling ka lang magkwento. Dapat, pero dapat, alam mo ang kinikwento mo. Correct? So, tinuturuan kita na, tinuturuan pa namin ngayon, kinishare namin sa inyo, anong kinikwento namin? Stem cell. Repair and replace. Unlimited. Keywords, unlimited stem cell. So, habang sinasabi mo yan, nararamdaman mo, dapat ini-imagine mo, binubulong mo sa likod, naglalaba sa iyong stem cell. Kasi pag sinasabi mo yan, nakoconnect sila. Maraming tao nasasabi, pero walang connect sa tao. Bakit? Hindi niya nagagawa. Hindi niya ini-imagine. Kailangan pa nagsasalita ka at nagkukwento ka, katulad niya, nagkukwento kanina, I like it eh. May nagkukwento kanina ng sugar. O yung may tatay niya. Habang kinikwento niya, ramdam mo yung kinikwento niya. Sincerity. Kasi alam ko, totoong nangyari yun at nai-imagine niya yung tatay niya. May emotion. Correct? Make sense? Yung si tita, yung cancer, yung area stocks natin. Ate. Ate Weng. Ayun si Tiweng. Pag nag-testimony yan, alam mo kung marunong ka i-maximize yan, talaga dapat ikaw ang top exhibitor. Kasi bakit? Ikaw may fourth stage cancer. Huwag naman. God forbid, di ba? Pero kung ako yan, oh Lord. Ako may fourth stage cancer. Takaw lahat ng tao. Ako may fourth stage cancer. Tignan mo, may buhok na ako. Ganyan mang kwento. Huwag ka magawa. Everything is about energy. Yes. Pwede ba kayong pumalakpak? Yes. Ang di pumalakpak, hindi yayaman. Bahala kayo. Alam mo, pag ikaw umaattend ng training, kailangan ang attitude mo parang bata. Ang mga matatanda, grabe ang ego. Nandun sa likod lagi, gusto lagi nasa likod. Correct? Sulpon. Pero ang bata, correct? Active na active, you know? Ibig sabihin niya, pag ang attitude mo parang bata, the kingdom is for the children. Yeah. Ibig sabihin, ang layo mo sa kingdom. Diyan ka sa rin lang. Okay, number one. Isa, kamay, taas kamay. Narinig mo ba? Yes. Dalawa. Meron. Meron ako, sir. Tatlo. Grabe. Apat. Lima. O, kita mo? Anything you do, represents everything you do. Lahat, pag dishonest ka sa maliit na bagay, dishonest ka sa malaking bagay. If I cannot trust you with small things, I cannot trust you with big things. Correct? Pag sinuwaling ka sa maliit na bagay, white lie, there's no such thing as white lie. It's still a lie. Correct? Yes or yes? Yes! Ngayon, tignan nyo ha, energy. Yan ang dapat mo na. Pag pumalakpak ka,
dapat isipin mo, dapat may sakit. Yung may sakit, yung mamutang sinin. Yun sinasabi ni Apple sa sala kanina. Ito, tatandaan mo. Ang galing ng speaker depende sa audience. Yes. The worst speaker will be the best speaker if the audience is the best. Correct? Imagine ninyo, kung kayo worst, kahit ang galing ko magsalita dito, pero kayo, ang iingay nyo dyan, nate-text kayo, wala kayo. O, di ba? Eh, di nag-walkout na ako, sayang oras ko. Yes or yes? Yes. So, tuturuan kayo may malakpak. Ito mga effect. Taas ang kamay. Isa, dalawa. Okay? Pag nagtama yan, ang tawag yan palakpak. Okay? Kasi one. Sakit, hindi mo binibigay ang best mo. Mindset. Anything you do, represent everything you do. Yung lagi ko tinuturo sa mga anak namin, pag naguhugas kayo ng pinggan, anami mo mo. Basta mahugasan lang, basta mahugasan lang. Sabi ko sa kanila, lahat ang ginagawa mo, represent everything you do. Kung pagpalakpak na lang, hindi mo magawa. Pagyaman pa kaya. Yeah. Taas. Tapos above the heart. Above. Okay, ready? 1, 2, 3. Isa. Dalawa. Ang pinakamaganda niya, in 3 seconds, dapat nakalima ka. Ano ha? Pagpapalakpak pa, may matututuro ka sa pagpapalakpak. Ang tanong, yung ginagawa mo ba, kumbinsido ka ba, the best na yan? Ganon din ang pagnenetwork. Gusto mo yung maman? Ang pagyayaman, abnormal. Bakit? Marami mahirap. Ilan ang mahirap? Ilan? 99% siguro sa Pilipinas mahirap. 1% lang ang mayaman. Eh bakit sila mayaman? Meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa. Correct? First, mindset. Dapat ikaw, sa lahat ng ginagawa mo, abnormal ka. Abnormal? Oo. Kasi ang normal, pagdating ng bill, ng Meralco, may disconnection letter ka lagi. Yun ang normal. Pero, abnormal, yung 1 year pala yung Meralco, bayad mo na lahat. Anong gusto mo, normal o abnormal? Yung tuition pinahanap mo, lagi may promise. Oh, naman mo ko yung dati. Ngayon, advance na yung payment mo. Alam mo, nung nag-prep kami, sabi ko doon sa principal ng na, namin, Sir, kailan kami magbabayad? Ikaw nang tatanong. Hindi ikaw nang tatago. Correct? Good or very good? Very good. Oh, simulan natin sa pagpalakpan. Again, energy ha. Yung the best ha. Hindi ko mismo sabi mo, the best na to? Kailangan medyo masakit ng konti. Masaktan ka ng konti. Huwag doon takot masaktan. Kaya kayo din nagre-record ng kapitbahay mo kasi takot ka masaktan. Takot ka mapahiya. Eh yung presidente nga na isang kumpanya, hindi matakot mag... Set aside your ego. Pride is odorless, colorless, but the hardest thing to swallow. Be like a child. Yes. A child is praying. Hindi forget 84 ka na, hindi ka na kailangan mag-enjoy. Dito ka na, mag-enjoy ka na. Let's enjoy the journey. Siguro 80 to 90% of us, kaya yaman talaga. Meron talaga hindi. Okay? Meron talaga hindi. Accept na natin yun. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin iiwanan. Pero hindi ka rin namin aakitin. Okay? Palakpak ulit! Yan yung palakpak ng tamad.
yung palakpak na may sipag na may energy. O, di naman ha? Maganda na ba yan? Do you think pag, yung, pag si Nestor Abur lumubuta dito tapos pinalakpakan niya na ganyan, gaganahan siya? Yes! Ito mas maganda. May palakpak na may hiyawan pa. Mas maganahan na? Try natin. Let's welcome Nestor! Yes! Hindi siya nalalate. Yung talagang medyo makapakos ka lang konti. 1, 2, 3, go! Let's welcome Nestor! O, di ba? Si Nestor mo eh, parang pangaramdam lang. Superman mo rin, di ba? Tapos yung speaker, yung mga testimony nyo, ang ganda ng speaker, pagkatapos sila mag-testimony, paalampakat. Sabi ni Pastora kayo na magkaano tayo sa liba, maraming tao. Alam nyo ba, pag maraming tao, mas dapat tayo magpalakpakan. Alam mo yung ibig sabihin nun? Elephant principle. Ano ka elephant principle? Pag may nagsabi, uy, may elephant eh! Isa lang! What? No, no. Kung walang pahang nga tayo sila, okay, magwalang pahang. Isa lang siya. Ano? 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 Ikaw? May sigaw? May sigaw pa? Woo! Di ba mga hatang ha? Correct! Correct! Imagine mo, ang tagal na natin, palakpak pa lang to. Unang pi. Palakpak! Sabi niya, Outline Mark, ang tinuro mo sa akin, palakpak! Hindi palakpak ang tinuro mo sa'yo. Ang tinuro namin sa'yo, anything you do, represent everything you do. Anything you do. Magkakaroon tayo ng training na makikita niyo, yung kaya niyong gawin ng mahabang panahon, kaya niyo lang in seconds. Pero hindi ngayon yun. Someday, paghanda ka na. Okay, di ba mukha siya tanga? Pero pag dalawa sila, palakpak at saka sigaw. Okay, oh, dalawa na sila tanga. Okay, tatla. Tatla kayo mong palakpak. Tapos may isa kayo kasama sigaw. Audrey! Ito na sila! Pero imagine na, pag lahat tayo, the best palakpak at the best signal. Let's all welcome Upline Sarah Carriaga! Tapos may kasama kayo pa? Pag yan, pag ako pastor, Lord, my anointing! Let's all welcome Upline Sarah Carriaga! Alam mo kung may first timer dyan? Hindi pa nagsisimula, kumbinsido na. Yes. Correct? Correct. Energy. Correct. Okay. Balik. Mahaba na yun. Prada. Ulit. Pag inulit-ulit namin, ibig sabihin importante. Pag inulit-ulit, pa ulit-ulit. Repetition is the mother of learning. So, ito po, pagbuga. Ulit, pagbuga ng frequency. Ay, terahertz. Yung mga maliliit na stem cell dito, na-activate, punta sa nose, punta sa eyes. Pag na-imagine nyo yan, habang sinasabi nyo yan, Ma'am, alam mo, grabe to. Ini-imagine mo, nakikita mo, makapang binublow mo siya. Tine-therapy mo siya sa likod, Ma'am, tignan niyo, stem cell nito, Ma'am. Ikaw mismo sa utak mo, nakikita mo na yung mga stem cell gumaganon. Alam mo, matutulungan pa siya. Nai-imagine mo yung stem cell pumunta sa eyes niya. Ang problema niya yung heart niya. Problema niya yung kidney niya. Problema niya yung lungs niya. Repair and replace. Doon pa lang. So, na po tayo. We have a down line right now. Ganyan sila mag-present. Ang cellphone nila, medyo maliit pa lang. 1.2 million a day. Pero grabe ang energy. Para sila naglaro. Nagkukwento ka kami, Atlet Sarah. Rubo na to. Para naglaro lang. Enjoy lang sa. Pero it's all about enjoyment. Correct? Pero ang ano nila? Congressman. Ngayon yung congressman, ang Laguna, si Congressman Chipeco, pwede naman sabihin,
Ngayon, 60 plus barangay. Lahat magkakaroon makitera. Grabe! Kahapon lang, masapat, ang dami nangyayari. Huwag kang papahuli. Ito, stem cell. Second, first stem cell. Next, ito tatandaan mo ha, talaga explanation. Ikukot mo ngayon si Hippocrates. Sino si Hippocrates? Father of ancient. Siguro wala naman mas natalino sa atin kay Hippocrates, no? Ano ang sabi ni Hippocrates? If there's a way, there's a way. Galing ha? If there's a way to hit the bones, kung merong paraan para painitin ang bones, all diseases. Hindi sinabi, uulitin ko, all diseases. Hindi niya sabi sa pa. All. Ano ulit? All. Ano ulit? All. If there's, ulitin. If there's a way to painitin ang bones, hit the bones, and then all diseases. Bigyan mo, tapos biglang mo ulitin. Sir, sinabi ko yung office siya. All, hindi niya sinabi sa mga. All diseases can be treated. Arthritis? May gumalik? Meron. Diabetes, 10 minutes. Pag may duda pa siya sa diabetes, grab naman. Mamay, 10 minutes kayo, mataas sugar mo, i-blow mo. After blowing mo, makita mo yung sugar. Baba. Ngayon, sa 30 years namin, ngayon lang ako nakakita ng product na ganito. Kaya nga, excited ako, kala kay mami. Nung nalaman ko, yung asawa ko, fan ng ano yun, Salad Master. Nagulat na lang bumili ng kalahating milyong kaldero. Kung ikaw, kaya mong ibenta ang kaldero, lalo naman ito. 1 million. Alam mo yung taga-sampuan na nag-online natin ngayon? Ganyan kakapal ang Salad Master na. Ganyan kakapal mo. Top sa analikot niya yung top din ng Euro. Salad Master din. Sabi niya, sisiyo lang. Samantalang meron ako isang downline. Poor mindset. Sabi niya, yung 18,000 daw hindi niya kaya ibenta. Pangmayaman. Nakarinig na kayo? Ay, pangmayaman yan! Bakit? Pag na-ICU ka, magbabayad ka sa hospital? Pag na-stroke ka, magbabayad ka? O aantayin mo ba? Laboratory pala, magkano na? Bayaran kita ng 1 million yan, pero bukas magka-stroke ka. Gusto mo? Yung fourth stage cancer, walang pera, equivalent niyan. Kahit naka-herimes ka, pag na-stroke ka, miwi ang mukha mo. Correct? Aantayin mo ba? Eh, mahal eh. If there's a way to hit the bones, then all diseases can be. Actually, pag na-mention mo na yun, tapos na ang presentation. Panguna, stem cell, repair and replace. Pangalawa, sabi ni Hippocrates, if there's a way to hit the bone, then all diseases can be treated. Pangatlo, sabi ni Albert Einstein, the future medicine is the medicine of frequencies. Pag na-mention mo yung tatlo na yun, may pang-apat pa, tinuruan ako ni Atlet Sara. Pinaka-importante, nakita niya yung 5-star category? Importante yun. Yan ang tinuruan sa akin ni Atlet Sara. Si Dark, ako naman, nakikinig lang naman ako eh. Sabi niya, apply. Sabi niya, apply. Huwag mo kalimutan niya. Hindi ko pa kinabukutan. Tama nga naman kasi may reference eh. Ang reference. Sabi ng Beijing Institute of Science. One of the top in the world. 5-star ang ITERA when it comes to inflammation. Inflammation, pharyngitis, arthritis. Yan ang mother and father ng lahat ng sakit.
Pag na-mention mo yung apat na yan, tapos testimony na. Huwag mo nang pahabaan. Testimony, dapat meron ka. Pag wala kang computer, okay lang. Clear book. People will see. To see is to. Pero pag meron ka, uy! Clear book lang. Pag na-mention mo na yun, huwag mo nang pahabaan. Huwag ka na magkwento ng... Kasi the more marami kang kinikwento, the more sila nawawala sa focus. Yung pinaka-importante, lusaw na. Nagtindihan mo? Para sa pagpapastor, go to the meat. Ang dami yung kinento, yung mensahe na wala. Correct or correct? Correct. Oh. So, yun ang susi ng product. Correct? Correct. Pag na-mention mo yan, Dan. Oh, ngayon, may mga fake. O, paano mo susagutin ng fake? Ito, simple lang. Tingnan mo sa Shopee, sa Lazada, sa Amazon. Ilan ang order? 3.8 billion ba? Siguro may order niya, 20. Kasi bakit? Medyo may sintu-sintu yung mga taong order na. Bakit? Ang bag, pwede kang nag-order ng fake na bag. Relo po pwede. Pero walang umu-order ng fake na Mercedes. Walang umu-order ng fake na medical. Bakit? Nang Mercedes ka, bakit ka nang Mercedes? Kasi sa engine. Bumili ka ng Itera. Meron ba nag-blower? Ikaw ba, nung may hair dryer ka, blower mo ang buong katawan mo? No. Eh, ba't bibili ka sa Amazon? Bibili ka sa Lazada, sa Shopee? Bibili ka ng fake? Me too. Eh, hindi mo alam, grabe. Stage 1 cancer ka, ngayon magiging fourth stage ka. Correct! Hair dryer yan, may EMF yan. Eh, parehas din kami. Oo, kaha, parehas. Pero ang loob, hindi. Ang binayaran mo yung loob, hindi yung labas. Correct or correct? Correct. Pag yan, nag-increase ang belief system mo sa Prada, the more you use it, the more ka namang demo, the more testimonial, yung belief system mo mataas, yung excitement level mo tataas din. Yes. Yes or yes? Yes. First pick. Prada. Actually, hindi first pick. Ang first pick kanina, palakpak. Ayan! Tuloy mo! Tuloy mo! We are creating your habit. Pag may maganda sinasabi yung speaker, kailangan na pumapalakpak ka. Ngayon si Nestor. Pag may pumalakpak na isa, sundan mo na. Kasi minsan, takot na pahiya. Pag leader ka, ikaw dapat nag-i-initiate. Pag leader talaga si Nestor, kasi siya yung pumalakpak ka muna eh. So pag may pumalakpak, dapat ikaw muna. Dapat, generous ka sa appreciation. Yes or yes? Yes! Huwag ka nang papalakpak mo isa. May kasama siya. Di ba? Excited masyado. Okay. Make sense? Okay. Prada. Next. Okay. Next. Plan. Ito. Plan. Marketing plan. Paano ninyo ilalatag ang marketing plan? Prada. Ito na. From a networker point of view, mind you, my upline and me, we are not ordinary networker. Siguro sa mga networker dito, pag sinabi mo yung pangalan namin, at networker sila, we built our name by God's grace for 30 years. People join because of our name. Because we believe. Of course, hindi naman kami perfect. Pero, wala kami iskab na tao. In 30 years. Ito lang sasabi ko sa inyo, kung totoong leader ka. Pag totoong leader ka, dapat may nagpa-follow sa iyo.
at may nagpapalo sa iyo na matagal. When we first joined tribe, una namin kinausap mag-asawa, may-ari. At tinignan namin yung mga people that surrounds them. Nakita namin, yung mga tao ang kasama nila, 10 years, 20 years nila kasama. Ngayon po, yung mga kasamahan namin ngayon, 10 years. Kahapon, yung dati namin kasamahan, managbalikan, 20 plus years na namin kasama. Why? Bago lahat, baka makalimutan ko, iskip ko ng konti. Ito ang isang separate training ko. Network is equals to asset. Is it equals to your wealth? People doesn't care how much you know. They only care how much you care. Pag nakita mo isang tao, dapat isipin mo, paano ko kaya matutulungan to? When we saw Nestor, at nakita ko yung heart, alam mo naman eh. Yung frequency pa lang, alam mo na, kung sa Bisaya pa, lalala ba? Alam mo agad yung mayabang. Alam mo agad na humble. Alam mo agad na willing matuto. Alam mo agad na may potential. Diba? That's why we connect. Ngayon, yung network nyo, yung network na bibuild natin ngayon, hindi to direct selling. Ang direct selling, walang emotion. Pwede nakabenta, that's it. Ang networking is relationship marketing. You're building a network. At paano mag-build ng network? Kailangan paramihin mo ang mga leaders. Tandaan mo, magiging top decider ka pag marami kang leaders. Marami na sasabi, apply. Sayang mo, marami na sasabi ngayon. Apply. Sana, kung mag-apply ka lang na, sana, direct na kita. Hindi nila tandaan, si Michael Jordan, hindi yan nagpapa-coach kay Jaworski. Ang nag-recruit po sa akin, ang upline ko, yung asawa ko. Kasi siya lang ang pwede mag-recruit sa akin. Kasi pag ako, tutulungan mo ako. Kung meron ka matuturo sa akin, pwede mo ako rekrutin. Pero kung wala akong matuturo sa akin, baka ako matuturo sa iyo. Kaya mo ba kami ihanggan? That's why you have to increase your leadership. Correct? No choice. You must be not just a networker, but a professional network builder. Separate training na naman yan. The difference between conventional networking and professional network building. Ang dami naman pag-aaralan. Bakit? Elementary, high school, college. Tapos as well, oh, 20 game. Tapos ito, ang potential, 1 million a day. Tapos wala kang pag-aaralan. Tsambahan. Pag may na-record ka, mas magaling sa'yo. Tapos may magaling. Correct. So, kailangan mag-aral at palakpakan natin sarili natin. Ang bilis pagbago, kanina lang, palakpakan. Palakpakan na sarili mo. Creature of habit. Two things, persistency and consistency. The secret to success is consistent and persistent. Pag hindi ka consistent, sala sa inyo, wala namang aeroplanong lumipad. Na on-off. Kaya si Upline Sarah, doon nagsimula siya, first thing pa lang, nakita mo siya nakapajama. Pagkagabi, nakapajama pa rin. The next day, ganulit. For the last 2 weeks. After 2 weeks, mas malaki na income niya kaysa sa sweldo ko as CEO. Consistency. And persistency. Pag nag-alok kayo, at nireject kayo, hindi ikaw ang nireject niya, yung product mo lang. Don't take it personal. Huwag kang sensitive. Sensitive ka masyado. Pag nag-offer ka ng candy, ayaw niya ang candy, baka diabetic siya. Correct? Erason siya. Erason. Correct? Maaring. No means not yet. Meron kaming nirecruit, taga Thailand. Alam mo ba? 3 buwan bago umuho. Kaya ako naman, hindi kita, ininext kita sa isip lang.
pero papadala kita ng mga video. Araw-araw, pam! Ang bilis na marami. Forward lang ako ng forward ng message. After 3 months, nagtanong na siya mismo. Pero hindi ako nag-consulit. Alam mo, grabe to. Hindi, video lang. O, ito yung activity. Ito yung gumaling. Pag hindi pa siya, parang alam mo yun, di mo duot pa. Sige, walang talim. Parte niyo yun. Oo, di ba? Duduot din yan. Yung tao umaayaw, usually they say yes, the fifth time. Pag mag-no, 1 mile. Mga after 2 days, halong ulit, no. And usually 80% will say yes, the fifth time. Kapag hindi naging fifth try, hindi six. Pag hindi, seven. Siya nalang maranawa sa'yo. Sige na nga! Yan. Maiba ko. Network equal. Ang gusto ko sa... Ang dami kong gusto ituro sa inyo. Kaya lang, wala lang tayong oras. Sorry ah. Di ba baka magkaroon kayo ng information overload? Pero yung tinuturo namin sa inyo, nasa kaibuturan. Right now, si Uplight at saka kami, we are the fastest. So yung tinuturo namin sa inyo, paano maging fastest? Okay? Okay. Okay. Network equals asset. Tandaan ito. Equals wealth. Yung network nyo, basta nakakita kayo ng leader. Ng leader, ha? Unang-unang. Mamaya, tuturo ko na pala. Hey, kayo lang kami. Gusto ko ituro lahat sabay-sabay. Pwede pa sabay-sabay. Burayin ko muna. At nag-distract ako. Baka hindi nyo matandaan yung mga sinishare namin. Pangalawa, plan. Marketing plan. Simple ang marketing plan. Ganito kasimple ang marketing plan. Di ba yung PowerPoint isa? Sanay tayo mag-PowerPoint. But you see, walang emotion sa PowerPoint. Kaya yung mga nagtatraining na naka-PowerPoint, hindi sa pag-aano, wala kayo naiintindihan. Kasi wala siya emotion. Di ba? Ito din naman, hindi mo naiintindihan, pero nararamdaman mo. Plan. O, tayo. Tingnan mo ito ha. Ganito kasimple. $320. Tama? Isang kaitera. Nag-pay in ka. Ginamit mo. Na kanino product? Ayo. May stem cell ka. Anong ginagawa ng stem cell? Ano? Ang galing naman. Palabukan natin sa sarili natin. Galing. Okay. Okay. This is you. May na-sponsoran ka. Tama? Dalawa lang. Pag-sponsor mo, magkano ika mo? $20. Ito, isa. Tama? Oo. Yun ang first income, sponsorship bonus. So, pangalawa, may sponsor ng collect, magkano ulit? $20. Maganda yan, tama? Pero ang mas maganda, ang galing ng kumpanya. Bakit? Nilagyan niya pa ng pangalawa. Ano yung pangalawa? Para to sa atin, na panggalaw natin. Bakit? May $20 ka na, plus may product voucher ka pa. Na another $70. Tapos ito, $70. O dalawa, na-sponsor lang mo, tama? So, 20 plus 70. 90. 20 plus 70? 90. Magkano total? 180. Sa dalawa pa lang, sponsorship bonus pa lang, nakalahati ka na. Yung, ibig sabihin, yung nasa iyo ang product, may ROI ka na kagad na 50%. Dalawa lang yung sponsoran mo. Ito mamalupit. Magmamatch pa siya. Pag match siya na ganyan, may $80 ka. O magkano? $260. That is already 80% of $320. Na kanino product? Pag yung kliyente mo, kasi dami mo in-explain. Pag yan nasabi niya, wow, talaga? Pag alis mo, ang, hindi ka lang nakabenta sa kanya. Ang isipin niya, kailangan pala akong kumuha ng dalawa.
In networking, if you don't duplicate, you are not networking. You are one working. One working. Wala na yan. Namingwit ka na. Masol ka ba? Kapulyaanin. Bingwit ba? Networking. Naintindihan nyo? Yes! Ito masarap sa tribe. 95% ng mga tao hindi marunong mag-network. Ngayon, kinukonvert namin kayo into professional network builders. We will dominate pride. Not just in the Philippines, but the whole world. Ilan po kami? Meron po kami. Tanong mo po yung asawa ko. Meron kami ngayon, tinuturuan niyo. 77? 77? Esther? 78? Pero last ang cash meal niya, 70,000. In one day. Oh yeah, come on. Chill. Okay. So, eto ang matindi. $80. Hindi nagtatapos, dapat na marunong kahumukay. Pag eto nakita mo potential, bang! Oh, palalimin. Upline! Pag meron ka nakita downline na potential, haulahan mo na. Build! Okay, sige, oh, $80. Imagine mo, maraming tao, ayaw nilang networking, pero meron. Sabi niya, alam mo, magra-rally tayo, yung hindi networking style. Sabi ko, anong klaseng rally? Hindi daw networking style. Bakit? May problema ka sa networking? Napaaral namin, anak namin, nabuhay kami na ganyan dahil sobra kami in love sa networking. Maraming naging Kristiyano dahil sa networking. Yes. Bakit? Kasi mula. May Judas pa. The greatest networker is Jesus, di ba? Yes. Correct? Ang salam ng networking, bakit? Ibibenta mo yung mensahe. Ibibenta mo yung product, ibibenta mo yung opportunity. Correct? Correct. Paano? Parables. Anong parables? Story. Grabe yung apoy ko. Ang ganda-ganda niya. Housewife lang siya. Retired na siya sa networking. Pero ganun. Ngayon, 6 digits a day. Grabe, tinuruan kami. Whole day kami dun sa ano. Sa ano talaga. Special lang kami. Grupo lang namin. Pag gano'n ka marunong. Ay, ako. Mamaya, tuturo kayo. Ito yung last na tuturo ko sa inyo. Ito yung bubaan ko. Hindi ko matuturo lahat. Sorry. Di ba? Pero pag ginawa mo, manawa ba? May kakalagyan ka. Correct? Okay, now. So, tuloy niyo yan. Isipin mo, 18 ka. Sariwang. Okay, now. So, $80. Ito malupit. Tignan nyo, ha. Ito nakakabuhang. Sabi mo, nakakabuhang. You must create, sabi nga niya, Alibaba, crazy things comes from crazy people. May kwento ako sa inyo. Bago ang pangkakas. May isang ano, old na to, pero talaga nagsubis ko siya. May isang ano, may isang buwang sa mental hospital. Tapos, yung doktor, nahulog yung pera niya doon sa ano, sa sulok. May grill. So, kinumuha ng ano, ng doktor. Talaga nasusugatan na yung kamay niya. Sabi nung ano, sabi nung buwang. No! Alam ko! Kung paano kunin yan, itong matalinong doktor, sabi niya, buwang, ako nga pa. May MD nga ako, tapos meron pa akong doktorate, nag-aral pa ako sa ganito, tapos tuturuan mo ako. Meron siya sa... Acne. Alam ko na yan. O, di ba? Acne.
Sabi niya, Dok, alam ko na yan. O sige, sabi niya, sige nga. Sabi ng buwang, kuha na chewing gum. Dok, pera ng ballpen. Nilagay yung chewing gum doon sa ballpen. Tapos tinusok doon sa grill. Dumikit ang pera. Sabi niya, Dok, ito yung pera mo. Ang sabi ng doktor, paano mo naisip yan? Sir, Dok, buang lang ako. Pero hindi ako tanga. Marami nang sasabi, si Sara Kaliaga, alam mo alam niya, hindi ka niya alam yung mga terahertz ng mga ganyan, mga arshwar-shwar. Hindi nga yung mga si Mark Kaliaga, mali pa nga ang grammar niya. Pero basta sa payo. Kasi, hindi kailangan magaling ka. Kailangan maging doktor. Your attitude will determine your altitude. Yes. Make sense? Yes. Make sense? Yes. Hindi kailangan magalingan dito. Meron nga ako, ano yun? Apply ko si Margo. Sabi ko, Margo, yan ang, ano mo, yung rock drama. Yan ang asset mo. Pag ikaw nagiging top distributor, sasabihin ng mga tao, kung na kaya niya, kaya ko din. Yes. Kung nagaya ng 83 years old, kaya ng 18 years old. Yes! Huwag mo sabihin, matanda ka na. Yes. Huwag sabihin mo nga, hindi ka na. Yung top distributor na kakilala natin, mas matanda pa sa'yo. 16 million downloads. Sa past network niya. Ang utak niya, hindi pa siya matanda. Habang hindi ka pa inuukod, may purpose ang buhay mo. Yes. And your purpose is to inspire a lot of people. Yes. Na nagawa ng 80 years old, kaya ng 30 plus, kaya ng 40 plus, kaya ng 50 plus. You get what I mean? Yes. Kung ano ang mindset mo, yun ka. Halika't. Nagsisimula pa lang siya. Ang sabi niya, magka number one siya. Kaya siya nga number one. So ano ang utak mo? There is power in the word. Yes. In the beginning was word, and the word was with God, and God is the word. Yes. And the
word. God bless you. Thank you. Kung ano ay iniisip mo, yun ang mangyayari. Malas ako ngayon, malas. Hindi ako matatapos, hindi ako matatapos. Sila lang, pangmayaman lang yan. Hindi mahirap ka na, mahabang buhay. Mamatay ka, mahirap. Pero pag sinabi mo, sasabihin mo, this is my big dream. I will be one of the top in the world. Nag-goal set ka. Na-imagine mo, may Japan ka, meron kang Korea, meron kang Russia, may Europe ka. Bakit ba? Sinasabi ng may-ari, once you have the Filipinos, you get the world. Yes. Eh, Pilipino ka! Yes. Hindi mo kailangan ng marami nakilala ang Facebook mo. Yung nakilala mo. May kakilala yan sa USA. Yes. May kakilala yan sa Europe. Alam mo, matagay niya ka lahat ng mga tao dito, taga-Italy. Yes. Ang mindset mo, eh di ko na mabuhay. Diyos ko, eh di mamatay ka na. If you're not living your purpose, it's better to die. Yes. The reason you're living right now, may purpose ka pa. Yes. There's air going out because my purpose comes. Hindi ka nakaupo dyan by accident. Walang accident. Walang swerte. Luck means labor under correct knowledge. Alak ba? Mga ibang tao. May umano na ano, mapusa, itil na pusa, ay malas! Ano nangyari? Kawawa naman yung pusa dahil naiitim lang. Malas na. Make sense? Yes. Pero dahil pinaniwalaan mo malas, dinalas ka tuloy. Kasi kung ano pinaniwalaan mo, yun din. Ang tawag sa Bible niyan, faith. Ang tawag ng mga New Age, belief. But it's the same. Yes or yes? Yes! Ngayon, kung ang faith mo ngayon, ikaw, ikita ng malaki. Paano? Kailangan mo lang mga tamang tao. Pag nag-no sila, ibig sabihin, wrong people. Next! Some will, some won't. So what? Next! Yes. Mag-upit na sampun na rin na-invite. Mayroon pa iba? Pag 2 months, wala nangyari sa akin dito, mag-upit na ako. Bakit hindi pa ngayon? Kaya ako mo pa. Imagine mo sa mindset mo, 2 months, pag wala nangyari sa akin 2 months ito, upit na ako, apply, upit na ako. Eh bakit hindi pa ngayon? Dapat ako, alam mo. Focus. Yeah. Follow one course until successful. Oh. Follow one course until successful. Papasaan ka ba? May mga tao mabilis. May mga tao maubagal. Pag galing kami ng Tagaytay, pagpunta namin dito, medyo mabilis. Pag nag-bike kami, makakarating kami. Makarating din. Pag maglakad kami, makarating? Makarating din. Gumapang kami? Makarating din. Huwag ka lang titigil. Makakarating ka. Pero ang talon, willing ka ba magantay? Ikaw rin naman kung mag-decide. May isang convoy. Alam nyo, matatapos to. Ma-ano nyo? Yung baliw at saka yung convoy. Wala na kayo matatanta iba. Okay? May isang ugoy! Okay? May isang pamilya. Pumunta sila. Baguio. Nadisgrasya yung buong pamilya. Eh yung ugoy, tanggalin. Parang nung interpret. In-interview ngayon nung police. Yung ugoy. Sabi niya,
English speaking ko kayo, what happened? Ah! Sabi ko, ah! Sabi niya, ano nangyari? Anong ginagawa ng tatay? Habang, ano, kapunta ng Baguio? Sabi niya, ah! Ano yun? Hindi na nalala, ba? Hindi niya alam. Ah, bakit nalala kita ng polis? Inom lang. Ah, sabi ng polis, kaya na disgrasya. Eh, anong ginagawa ng asawa? Ano ginagawa? Mga asawa, ayun na ayun ang lalaki. Ang nagyan ng asawa. Gusto mo, sabi nga ng tatay namin, huwag mo na akong mahalin. Respetuhin mo naman. Tama ka. May hugo. Yan ang master ng upline ko. Kaya ang relationship namin, sweeter and sweeter. Okay? Ano tayo? Bonus, bonus, bonus. Paano mag bonus yan? So, yung mga anak! Ano daw? Text. Sabi niya, eh, ikaw, anong ginagawa mo? Sa bugoy. Kaya pala nung disgrasya. Anong moral lesson? Huwag mong hayaan mga bugoy ng buhay ang mag-drive ng buhay mo. Yung negative. Eh, alam mo na ang negative, susundin mo pa. Gusto ko na mag-quit kasi kapatid ko negative, nanay ko negative. Ayaw ko paniwalaan. There is a purpose. Kasi bakit? Wala sila makikita success. At pag nag-quit ka, then you prove them wrong. Eh, ako eh. Maraming, meron kasing sakit. Yung word na, excusitis. I'm too young. Hindi ako networker. Ang dami excuse. But ang success, walang kinalaman ang excuse. May bursitis, may excusitis. Correct? Okay. So, marketing ko lang. Balik tayo, marketing lang. Ito malupit. Darating ang point. Ngayon, ang kaya nyo ibenta. Kaya si upline ko talaga, ang galing talaga. May visionary talaga upline ko. Sabi niyo sa akin dati. Dapat simulan na natin. Ako naman medyo patigas. Acne rin kasi ako minsan eh. Umaami naman. Ang maganda yung ako. Basta lalaki. Marunong ka umami. Sabi ko, ako mahal yan. Ko, yung 18,000 ka, namamahala na ako eh. Yung 182,000 pa. Sabi niya, basta ako. Si Selcom Pro. Alam mo, sinunod ko lang siya. We started introducing Pro. Tinignan namin yung advantage ng Pro. Ngayon, na-out of stock ng Pro dahil sa amin. Isang tao namin, 10 Pro isang araw. The fastest one star is in our group. 12 days, one star. Pagkatapos ng 12 days, may mag-one star na 11 days. Ngayon, ama yung sinabi namin. 5 Pro dito, 10,000, one star in one day. Imagine nyo, 10 diamond here, 10 diamond here, tapos nag-level pairing. Diamond to diamond, ilan ang pairing? Ilan ang match bonus? Diamond, pag nag-match, $800. Pag may 10 dito, down the line. Katulad na nangyari sa'yo, pagising ako sa umaga, ano nangyari? May nag-diamond dito, first time namin naka-experience doon. Sabi ko, kuya, $800? Eh, pag may 10 dito, $8,000. Kano yun? $450,000. Sa araw. Pagkagising mo, may $400,000 ka. Ang pinag-uusapan natin, every level pairing pa lang. Paano pa yung group pairing? May group pa.
Paano ba? Alam mo, meron kami isang account? Walang kabila. Walang kabila. Pero every 2 weeks, 100,000. Wow. Matching bonus lang. Alam mo yung 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5. RSW. Ang pinakamalapit, ang abangan nyo, 3 to 5 years from now, ang ano nyo ng kumanya. Nagsimula tayo sa Itera. Ngayon, papasok na yung mga consumable product. Bakit? Yung beauty level. Yung anak namin, si Marcos, okay, ito si Sarah. Ito yung anak namin, Marcos. Ang ginawa namin, in-spill over namin. Siguro may limang country under him. Spill over lang, hindi mo siya nagre-recruit, hindi mo siya active eh. But alam mo ba, sa marketing ka natin, magsisimula yung Unilevel, yung alam mo yung 10, 5, 5, 5, hanggang 28 generation, magsisimula, hindi sa sponsor. So, ibig sabihin, yung anak namin, pinamanahan na namin. Pagbigay namin ng isang bansa sa kanya, lahat ng sales, repeat order ng bansa na yun, meron siyang income. So, Unilevel. So, 30 years namin, almost 30 years namin, wala akong nakitang ganito magandang marketing plan. Wala kami nakita ganito malupit na product. Dalawang piece lang yung i-discuss ko ngayon because of time. Okay? Next time na yung iba. Yes. Okay lang ba yun? Okay. I think, plan, at saka product. Okay na yun? Okay na. Ngayon, ano ang gagawin nyo? Bottom line. Ito ang tinuro namin sa mga downlines namin na naging top distributors. Dalawa pwede mangyari sa inyo. Pag matutunan nyo ito, i-apply nyo. Yung iba, kakalimutan. If you don't use it, you will lose it. Kaya kami mag-asawa, every day, we use it. sa malalim lang. sa makadako. Kami na. Parang tagal lang nilinigin namin. Wakadako ba? Lilampas. Okay, anyways. Number one, the rise and fall of every organization. Ulitin ko. The rise and fall of every organization is leadership. Bakit nag-e-explode ang network? Because of leaders. Not because ang dami. Pag may sabi sa amin, paano maging one star? At sinabi mo sa akin, kailangan ko ng how many I tera here? Ibig sabihin yun, hindi mo pa masyado naintindihan. If this is you right now, okay, gusto mo mag-explode ang network mo, ang hanapin mo, leaders. Si Apple and Sarah, lahat ng pasukin niyang networking, nagtatakot siya. Bakit? Dahil magaling siya, hindi. Kasi alam niya ang susi. Leaders. General can form battalions. Yes. Anytime. Bigyan mo ako ng limang general, may lima kang batalyon. Paano malalaman leader? Pag may initiative. Pag willing matuto. Not necessarily networkers. Umaatin ng training. At pag umaatin ng training, nakikinig. At, importante, after matutunan, ina-apply. Ngayon, this is you. Lead. Ikaw. Mag-lead ka. Una-una, skills. Kailangan matuto ka magsalita. Networking to. Marunong kayo mga miracle words. Huwag yung marami sinasabi. Dapat yung pag-aralan mo. Pag-aralan mo paano magsalita, paano kunin yung atensyon ng tao. Sensitive ka kung may natutulog na. Sensitive ka pag
As a leader, kailangan gets mo yung attention nila. Skills yan. Yes. Pag nag-zoom ka, kailangan short lang. Within 1 hour, tapos ka na. May mga miracle words na bigit mo na. Yung marketer na bigit mo na. Closing na lang. Naintindihan nyo? Yes. 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 Yan. Skills. Kailangan mo ng skills. Pangalawa, attitude. Ikaw yung pinakamasipag. Lead by the great example. Attitude. Persistent. Every day, may ginagawa ka. Every day, busy ka. Ang best friend ng lahat ng successful na tao, momentum. Everybody say momentum. Momentum. Everybody say momentum. 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 Create momentum. Pero plano. Hindi mo pwede on-off. Doon na lang sa ano, himpapawid ang pahinga. Ang iba, hahataw ngayon. Bukas hindi. Hahataw ngayon. Ay, hindi ko feel ngayon. Tantap na kasi umuulan. Ay, medyo masama. Active lang ako ngayon. Alam mo, natutuwa ako kanina. May nilalagnat kanina. Pero umatid pa rin ang training. Gito yan. Yes. Eh, tita mo. Nilalagnat na. Umatid pa ng training. Attentive pa. Yes. Ang tawag dyan, leader. Nagbibidyo pa. Yes. Sabi niya, yan ang quality ng mga leader. Hindi kailangan magaling. Correct? Yes or yes? So, skills, attitude, lead. Kailangan leader ka. Ngayon, pag leader ka, makaka-attack ka ng mga leaders. But the most important thing, hindi alam ng ibang tao. People judge you because of your image. Inside and out. Inside, integrity. Integrity. Ang pinaka-importante sa integrity, you respect yourself. Pag kaya mo i-face ng mirror at kaya mo respetuhin ang sarili mo, that means you have integrity. Integrity is doing the right thing even nobody's looking. Yes. Yes or yes? Yes. Protekta mo. May integrity ka sa loob. Kailangan sa labas din, maganda image mo. Si Upline Sara, kanina may tabit siya. Sabi ko, mahal, ikaw ang top up ko. Kailangan, maganda ka. Kasi people judge you by what they see outside. Yes. Half of the battle is won. Kapag preparado ka. Pagdating mo pa lang eh. Hindi kailangan mamahalin. Alam mo ba, nasisimula ka na sa networking? Kami dalawa, maniwala ka. Bukay-bukay. Yeah. If you cannot afford it, basta presentable ka lagi. Kasi pag people see you, you have to understand. You are. Everybody say, you are. You are. You are. You are. The product. You are the product. Ikaw ang produkto. Pag pag-bayad ka, people will say, ba't ka pwede? Ba't sa tayo, surprise ka sa'yo? Pag gumaling ka, ikaw rin ang produkto. Pag bumata ka, ikaw rin ang produkto. People join you because of you. Lahat tayo na sa pride. Pero ba't magkakaiba tayo ng result? Kasi ikaw ang produkto. Ikaw magdedetermine, hindi yung umboy. Yes. Ikaw magdedetermine sa success mo. Kaya wala kang dapat i-blame. Pag naging failure ka, blame mo sarili mo. Pag yun naging successful ka, thank you, Lord. Okay? Yes. Make sense? Yes. So, skills and attitude. Then, start identifying sino yung dream team mo. Sino yung group mo? Sino yung mga members ko na masisipag? Pag wala ka pa nakita, keep on looking! Hindi ka mo pwedeng benta lang ng benta. Kailangan ang inahini mo. Dream team, kailangan dumami ka. Kailangan sila dumami.
Networking is multiplying your time through other people. Yes. Ang challenge ngayon, sa ganda ng product, ang ginagawa ng iba, direct selling, which is good also. Pero bakit pahihirapan mo sarili mo? Pag may 1,000 na tao na nagbebenta ng Itera, may 1,000 a day kang benta. The law of leverage. Bakit mo ba? Kaya hindi ko maintindihan yung mga tao. Ay, alam mo, yung networking, pasong-paso na ako sa networking. Hindi ka paso sa networking. Paso ka sa scam. Eh, tanong, sino may kasalanan? Ikaw din. Eh, kasi naman eh. Pupunta sa NBI, nag-invest ako. Alam mo naman, paulit-ulit mo yan. Pagbalanchay, kung ano. Ang daming investment. Natalo ko sa iyo. Sila kasi. Hindi sila. Ikaw. Eh, kasi akala ko easy money. There's no such thing as easy money. Pag easy yan, the gate to hell is easy. Yes. Number two. So, the key. Kung gusto mo lumaki organization mo, leaders. Kung gusto mo, parang, ano, di ba? Lumaki ang, ano, leaders. Pamparami ng leaders. That's why very important yung mga leaders meeting na ganito. Yes. Ang katumbas nito, daan-daan tao. Kahit isang tao lang dito na magkaroon ng breakthrough sa utak. Wala na, sabog ng network. Di ba? Sabi mo, ako yun. Ako yun! Sabi mo, ako yun. Ako yun! Okay, next! Ito dapat tandaan nyo. Ito ang minansa namin. A, B, C, rule. Ano ibig sabihin ng ABC rule? Advisor, bridge, client. Advisor? Ano yan? Si uptime list of nyo. Nakumbisi mo yung tao. Tama? Ngayon, nabayon, tama na. Correct? Paano mo siya imamigrate into a network builder? Kailangan mapakausap mo siya sa upline. Tawag ka! Upline investor! O sino upline mo? O itong upline ko, ito yung coach ko. Ngayon si upline, hoy, alam mo, grabe ito, ang galing. Ang galing nito kasi ganito, ito yung naging result ko, blah, 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 blah. At tawag doon ABC rule. Ano ABC rule? Alam mo yung golf? Alam mo yung golf? Golf. Hindi yung golf. Yung golf, meron, para mapalo mo yung tee, yung ano yung golf, iaangat niya yung tee, may tee. Para madali ipalo. Ikaw yung tee. Marunong ka dapat mag-tee up. Katulad ito, ang galing mag-tee up ni Nestor. O yung upline niya, ito, karami ko, dami niyang hakot. Bakit siya? Yung mapapunta mo dito, yung mga tagatagig at tagatagabaysiha, ibig sabihin, ang galing mo mag-tee up. 99% successful ka lang. Kung meron ka na mapunta dito, ibig sabihin, ang galing mo mag-build up. Ang tao dyan, A, B, C, rule. Yan lang sa lahat ng skills sa networking. Ang may rule. Ano pa? Mag-tee up ng product. Alam mo, grabe yung product natin. Ang dami ng doon. Tee up. Tee up the company. Tee up the marketing plan. A, B, C, rule. Any negative, huwag dapat lumabas bumanga mo. Ang sira o lupa na upline, ito ang sisira sa network natin. Tandaan, negative stories. Chismis. Alam mo yung dami ko? Grabe yan! Upline ko! Wala na, tapos na. Away-away. Correct? If I don't like my upline, simple lang, I would not introduce my upline to my product. That's it. As if they don't exist. Ano lang kasi ba?
If I don't like my upline, correct? Pero hindi ko nasisiraan ang upline ko. Hindi ko sisiraan ang downline ko. Correct? Sabi nga nila, if you have nothing good to say, shut up your mouth. Correct? Okay, balik tayo. A, B, C, rule. Yung mga pamphlets, yung mga PowerPoint, ABC rule mo yan. Pagpunta sa center, sa Green News, isa dapat tuluwas kayo kung may mga event. Correct? Okay, magala, this coming May, magpapa-event tayo. Sa group lang natin. Do you know SMNI? SMNI? Saan punta kayo? Sa Kingdom ka kayo. Yung SMNI na video, yung pinapalawad nyo. Grupo lang ni Applied Sara yun. Oh. Hindi yung company. Kami nag-produce nun. Magpapa-event ulit tayo, group lang natin. Magpapa-training tayo, group lang natin. It's not because I talked to the owner. Sabi niya, Mark, ba't di mo i-involve lahat? Sabi ko, hindi ko kailangan disiplinanan yung kapitbahay. Ang dinidisiplina ko, anak ko lang. Yes! Oh, yes! Pagkailan pa kami ng kapitbahay? Ikaw ba yung kapitbahay? Hindi disiplina mo? Pakailan meron, di ba? Epal tayo. Correct? Baka makonfuse lang sila. Ngayon, nakukonfuse sila eh. Bakit? May mga downlines kami. Kailan grupo ka? Kay Sara Cariado, kay Mark. Uy, gusto namin sa inyo. Unfair naman sa mga upline. So, huwag na lang namin sila invite. But you are here because you're blessed. Yes! Correct? Mas blessing yan pag sinishare namin sa inyo, a-apply nyo. Kasi kung punta dito, faith without action is dead. Correct? So, ABC rule, maliwanag? Number 3, goal setting and goal getting. Yung iba, gusto ko yan, gusto ko pumayat. Pag ano, next year, papayat na ako. Next year, ano mo, ang asawa ko, pag-ipatag-ubad ako, sabi niya, tulad nung last week, yan talaga, number one point ko talaga sa kawag. Sita, talaki ng tiyan mo. Alam mo, ang simple lang sabi niya sa akin, alam mo, tatlong araw na ako hindi kumakain ng kanin. Pag nakakita pa naman ako ng kanin, nangingit ako. Lalo na yung bahaw. Pero discipline. From, meron tayong training na to. Going from point A to point B. Everything. A, start, finish. The bridge that connects this is called discipline. Sumun po maya? No rice. Gusto mo maging successful? Work as if you will work. Correct or correct? Gusto mo maging forever young? Exercise. Right? Alam naman natin lang yan, may know-how tayo lahat. But the point is implementation. Gusto mo maging successful? Sponsor a lot. Alam mo naman yan! Pero ang tanong, ginagawa mo ba? Knowing and doing are two different things. Make sense? Make sense? So ngayon, ano ang dapat goal natin? Baliwala lahat ito! Baliwala! Sabi mo, baliwala! Pag wala kang goal, ngayon, isulat mo ng goal mo. Ano ang goal mo? Alam mo sa bahay namin nakakatawa. Noong una, yung kuya ko at saka ate ko, noong unang networking ko, Forever Living, when I was age 21, pag-uwi ko ng bahay, nag-goal set ako, sinulat ko. Nakita ang pamisara yan.
Meron ako. Meron akong concept. Nag-drone. Wala akong makuha ng brochure eh. Naglagay ako ng kotse. Tapos may tape. The difference between goal and a dream. A dream is a dream. Because wala siyang time span. Ang goal is a dream with the time span. People try, they did not get their dreams because it wasn't their goal. When Apple and Sarah, kami, nag-goal set kami dalawa. Ang goal namin this year, crown ambassador. Hindi sa five. Nalang, we skip three star. Nag-skip kami ng three star. Ngayon, we will skip Ruby. May emerald. The first emerald. Next, diamond director. By God's grace. Next, before the year ends, we will be crown ambassador. The first in the world. Ngayon, kung kami, ginol namin yun. Bakit hindi ito? Dahil si Mark Carriaga to, si Santa Carriaga to. Then apply ko kami. Maaaring may link ako, mas malaki pa sa akin. Do not debate yourself. We are all created equal. Yes. So goal set. Anong goal mo? Anong goal mo? Alamin mo. Anong goal mo? May 1. So ngayon pa lang, set mo na yung goal mo. Kasi starting May 1, pinaprepare mo na. I like what you did. Diba? Ngayon, oh, palakpakan natin ang bago nating one star. Ayan. Napakasipo na ito. And I believe, pagkatapos ng one star, two star. Pagkatapos ng two star, three star. Sunod-sunod yan eh. Paano maging one star? This is you. You. 10,000 points. 10,000 points. Sponsor line. Ganyan lang kasimple yan. Limang pro. Simple. Ikaw wala kong ibenta niya? Hindi. May network ka, tama? Network. 10,000. Dapat nakakita mo lang. Ilang points na. Namumonitor mo na. Pagpunta mo sa rewards, makikita mo doon. Ilang points ka na. Oh, 6,000 to, 7,000 to. Oh, ilan na lang. Dapat may goal ka. When we became one star in 2 weeks, we made 300,000. When we became two star, we hit already 500,000 to 1,000,000. Goal is important. Pag umalis ka ng bahay at wala kang pupuntahan, wala kang mararating. Make sense? So ngayon, pag nag-one star ka, anong next goal mo? Tulungan mo to mag-one star, tulungan mo to mag-one star. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 2. Pag ito ng 2-star, nag-2-star, ano ka? 3-star. Pag ito ng 3-star, nag-3-star, ano ka? 4-star. Apa? Ganun siya kasimple. Pero kailangan mo lang alamin. Ilang points na ba ako dito? O, nakaka-discourage naman. Huwag ka ma-discourage, ikaw rin gumawa niyan eh. Kung 200 points lang dyan at saka 0 dito, ikaw may gawa niyan. Prime will give you a blank check. Ikaw magsusulat magkano ang gusto mong kitain. In 2 minutes, tapos na ako. In 2 minutes, tapos na ako. Ito, iiwan na natin sa'yo. May! Say mo, May! May dapat. Minimum. One star ka. Yes! May.
Ang tanong, sabi ni Apre Sara, commitment. Yun ang last word niya. Yes! Commitment. Si Apre Sara, malumanay lang talaga yan siya. Pero, we pick up ako sa mga sinasabi niya. Commitment. Commitment. Say what you mean. Mean what you say. Oh, yes! Ang tanong, bali wala lang ito. Gusto ko malaman sa inyo. Kasi, nag-effort na rin kayo. Nag-effort kami, nag-effort kayo. Tama? Kailangan may result. Gusto ko malaman, sino dito, huwag isipin mo mabuti ha, kung ready ka. Sino dito ang mag-go one star this coming May? Pwede ba ito kayo? Yung one star. Ano ha? Yes! Picture. Kapag nag-one-star kayong dismay, yung mga mag-one-star, Nestor, may special gift kayo dito from us. Surprise gift. Okay? Picture lang ka naman. One-star. Okay. Ready? Ayan. Ayan. One star. Say one star, one star, one star. Yes! Ready? One, two, three, go! Ulit. One star, one star. Oh, yes! Okay, ready? One, two, three, go! One star, one star. Oh, yes! Yes. Okay, upo na. Tandaan nyo ya, yung mga pangako nyo. Kaya tanong sa mga leaders, hindi nakatayo, yung mga mag-two-star this coming May, pwede pumunta sa harapan. Okay? Yung one star kanina, yung mag-two-star. Two-star. Nag-two-star kami in one month time. Okay? So, umisabisa kayo, posible. Two star, kailangan makaproduce ka ng one star at saka one star. Two star. Parang sige na, huwag alam mo yan. Alam mo, importante yung commitment. Pag hindi mo yan na-achieve, okay lang, kasi at least one star ka. If you target the moon, the worst thing, matatarget mo clouds. Correct? That's what you call stretching. So, two star. Hanggang two star mo na tayo. Wala naman niyang bayad. Correct! Walang bayad. Okay, sino pa? Ito. Sino pa? Two star. Ang lahat ng one star this coming May, June, first week ng June, meron tayong special excursion in Subic sa isang yate, exclusive yate. Sa nag-master number one sa partner. One star. Okay. Going once. Going twice. Okay. So pag-pray natin to. Pag-pray na lang yung one star. We end with a prayer. Okay lang ba? Yes.
Lord, maraming salamat today, Lord God. We give you honor, we give you praise, Panginoon. We give you all the honor and power, Lord God. Thank you, Lord God, for our destiny. Thank you for protection, Lord God. Thank you for opening up, Lord God, the doors are unlocked. And thank you for many nations that will come under us. You said in our words, we are not the tail, but we are the head, Lord God. Lord, for your purpose, for your kingdom, Lord God. All this we ask, your favors, Lord God. Bless us, Lord God, of many nations, Lord God. Like the song of Jabez, Lord God. Expand our territory. All this we ask in Jesus Christ's name. Amen.